Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Hoy, okay na ba, Ate, Ate Anharot? Okay na? Okay na ba siya? Okay na? O, siguro okay na, no? Okay na, yun, hindi na siya basag, hindi na. Hindi na basag, o. Kasing gwapo ko na ba, charot? Okay na, bunso. Yun, sige, yun, okay na. So, siyempre, tayo, kailangan natin mag-press. Yung nakakaano niya na, bakit patalot ang press ni Jay? Kapal ng mukha, no? Eh siyempre, kailangan natin maging always fresh. Kasi nga, siyempre, hindi na mga biro ang mga kasamahan natin. Especially to Banateras, Banat Boy Busdada, Kocholi. Baka mami, pagtabuyan nila ako eh. Oo, kaya kailangan natin magpa... Japons, no? At ayun na nga, no? Siyempre, maraming patay na patay dyan. Maraming git na inggit na naman. Kasi sila hanggang Pinas lang. Hindi katulad namin na umabot kami sa ibang lupalop ng lugar at katulad niya, Hong Kong, New Zealand, U.S. 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 Yan, at meron pa nga tatang Japan at Korea. Wow! Sala ko, ano, tara, mamatay na naman sa inggit tong mga kumag na to. Mamatay kayo sa inggit, mga yudipunggol kayo. Wala ko pa kayalam sa inyo. I hope, uli, no? Kita-kits tayo sa Hong Kong, ha? O huwag kayo mag-expect na kasing gwapo ko dyan sa yung monitor na yan, yung mukha ko dyan. Huwag kayo mag-expect sa personal dahil di hamak na mas gwapo pa ako, charot. sumikat ka na, Jay. Bakit ako sumikat? Where? Bakit ako sumisikat? Sino ang pasikat? Ha? Ganyan ba talaga pag maraming basher? Sumisikat? Ganyan ba yan? Oo, Mama G, ha? May galang shoutout pa. Mama G, cute-cute, oh. Oy! Welcome, Japan! Siyempre, bibiglain namin kayo, no? Bibiglain, no? Kaya tsaka kami mag-update. So, ito na nga, pag-usapan na nga natin, no? Tacloban! Isinarado na. Ay, parang kusjarit lang yung isang sound effects ko. Tacloban isinarado na. At airport sa Tacloban, wala nang mga ticket. Putik na yun. Wala mga ticket, guys. Yung mga airport, yung barko, wala na din. Ay, naku po. Ewan ko kung ano nangyayari sa Pilipinas, guys. Ang pinagtataka ko talaga na paulit-ulit kong tinatanong, bakit takot na takot kayo sa Maisog Rally? Bakit takot na takot kayo sa Maisog Rally? Anong meron? Anong meron na bakit todo iwas na iwas kayo sa Maisog Rally, ha? Anong meron? Dahil ba malalaman ng taong bayan ng baho nyo? Oo, ulitin ko ha, malalaman ng taong bayan ang baho nyo. Ha? Ano yan? Badyan ha? Well, badyan sa Robert, bukong ganyan, badyan. Kailan bibitahin si Bibi? Badyan sa Jobber. Huwag naman ganyan. Mababawasan yung leader ng mga vloggers. Mababawasan yung mga leader ng mga vloggers doon. Huwag naman ganyan. Okay, eto. Alam nyo, ngayon, tingnan nyo ang nangyayari. Tingnan nyo maigi. Pagmasdan nyo maigi. Obserbahan nyo. Bumalik na naman po ang mga niluluto nilang issue ay bumalik na naman po sa mga pagmumukha nila. Alam nyo kung bakit? Ha? Tingnan nyo yung ginagawa nila ngayon. Tingnan mo yung katangahan na ginawa nila. Ha? Yung kakasita nila na walang nagawa ang mga Duterte sa Tacloban
Ang nangyari po, no? Ang nangyari ay bumalik sa kanila lahat 'yon, napahiya sila. Napahiya ang mga bangagers. Alam niyo kung bakit? Imbis na matagal nang hindi nakikita, you know, imbis na nalimutan na ng mga Marcos Tanso Dugyot supporters, yung mga magagandang ginawa ng mga Duterte sa Tacloban ay muli pong nabuhay. Dahil po sa katangahan ng bangag administrasyon. Di nag-iisip eh. O, tingnan nyo ngayon ang laman ng social, ano, Mike Abe ko ba yan? Social, ng social media. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ngayon yung mga posts ng mga supporters ng Duterte. Akalain mo yun ha, sa nabig-nabig nagulat tayong lahat na makikita natin yung picture ni Mayor Basti Duterte na isa pala siya sa mga talagang nagboluntaryo at galing sa pusong pagtulong doon nung panahon ng Yolanda sa Tacloban. O tignan nyo, bumalik agad sa inyo ang kagaguhan or kahayupan na pinagsasabi nyo sa mga Duterte. Ang sakit, di ba? Ouch! Ouchie! Ay, Ma'am Bisaya, may kailang shoutout kay Chris Brooks and Graybart yan. Ano, sakit ba? Ang sakit, di ba? Oo, naakala nyo, ay, sasabihin ko to kasi bubulagin ko yung mga supporters ko para humanga na naman sa akin. Ang nangyari, imbis na masira yung Duterte, lalo lang nila ipinaalala sa mga supporters ng Duterte na marami talagang ginawa ang mga Duterte sa Tacloban. Oh, eto, ano to? Kritiko, Pilipinas. So, inaano ka ng ngipin ni Jay Guevara? Baka nag, ano to, ngita ka ng, ano to, durog ka. Hoy, bakit? Ano ka? Insecure ka sa ngipin ko? Hindi po sniso yan. Tingnan nyo, ang puti. Oh, wala nga yan ha. Hindi ko pa yung ginagawa na iba na pinapalinisan. Alam nyo, pangarap ko yun eh, para mas pumuti pa lalo. Ha, hingit ka na naman. Oo, lalo pa yan pag nandun na kami sa Hong Kong. Ha, paano pag nandun na kami sa Hong Kong? Makita nyo kami sa Umarika. Ha? Paano pag nakita nyo kami sa Umarika? Eh, di lalong laglag yung mga panga nyo. Ay, tayo na. Oh, Ma'am Gemma, maraming, hindi pala, Ma'am Gemma Marie, Sakay, maraming salamat po, no? So, eto na, simulan na natin itong mga pag-uusapan natin, no? Grabe talaga, so, talagang sumampal talaga sa mga anti-Duterte, no? Biruin mo, akalain mo yun, no? Akalain nyo yun, mga ka-DDS na ang ipinromote po ng Marcos administrasyon ang mga magagandang ginawa ng mga Duterte sa Tacloban. Ang bubo-bubo. Patanga. Yan kasi, puro kasi kayo ano eh, puro kayong ngawa. Ha? Yan ang mahirap sa inyo, puro kasi kayong ngawa. O, tignan nyo ngayon. Di ba? Ipinromote nyo pa talaga yung magagandang ginawa ng Duterte dun sa Tacloban, ha? O ano ngayon? O nga? O kayo? O ngayon, tanungin namin kayo ng mga DDS, may nagawa na ba ang presidente nyo sa Tacloban? Meron. O Jay, meron nagawa ang presidente namin sa Tacloban. O, binanatan niya si Digong. Ayun yung nagawa ng presidente namin sa Tacloban. Oh, ganoon kayo kalupit. Anak ng teting na yan, ha? Uta, puro kayo ngawa. Yan ang mahirap eh. Kagaya ng paulit-ulit na sinasabi ni Banat Bay na gamitin muna yung utak bago yung bibig. Ay, di pala, puso pala. Una, gamitin muna to bago dito. O sa akin naman, gamitin muna to bago to. Anak ng teting na yan. Sita kayo ng sita, sisi kayo ng sisi sa mga Duterte na walang nagawa sa Tacloban.
O ngayon, taong bayan na mismo ha, taong bayan na po ang mismo ang naglabas na ang mga Duterte ay napaka daming kabutihan at magagandang ginawa sa Tacloban. At hindi lang yan ha, may mga tiga Tacloban na in-interview. Tsaka ito pa pinakamalupit dito, yung mga pabahay ni Tatay Digong sa Tacloban ang gaganda. Mas di hamak na mas magaganda kaysa sa mga bahay ng mga vlogger ng mga abmo. Mga abmo! Yudipunggol kayo. Mga yudipunggol kayo. Dito yun, nagtumbong ito. Lakas-lakas ng mga lait. Kanyang wala nga kayo na itulong eh. Buta na, sa talagal-tagal nyo nang nag-YouTube, tumulong ba kayo sa kapwa nyo? Eh baka mas okay pa kami mga DDS vlogger. Ako, manami akong pabahay project. Eh kayo, meron ba? Oh, baka sabihin nyo, wala, nandiyan sa ano ko, may 20 pabahay project ako sa Bicol, may ilang pabubong project ako nung may bagyo doon. Oh, may mga pabigas project, iba't iba pa, hanap buhay project. Eh kayo, meron ba? May nagawa ba kayo? Eh baka dihamak na mas marami pa ata akong nagawang mabuti sa kapwa ko kaysa kay Marcos eh. Ha? Ano? Sakit? Ah, balik sa inyo agad, no? Yan. Pero maganda na rin yan, ha? Maganda na rin yung ginagawa nyo kasi pinopromote nyo yung mga magagandang ginagawa ng Duterte. Gusto namin yan. Bakit? Yan ang gusto namin, ha? Oo, promote pa. O, sige, promote nyo pa si Tatay Digong. Oo, promote nyo pa. Oo, para ano, eto, karoorin natin to. O, isang ano, isang video. Eto, panoorin natin. Eto muna pala yung kay MJ. Oo, eto muna yung kay MJ na kung wala nga ba daw nagawa talaga ang mga Duterte sa ano, ang mga Duterte sa Tacloban. Oh, so ito, panoorin ho natin yung interview na to. Sir, good evening. Maraming salamat po sa pagkakataon. Doon po kami sa answer kanina, no, sa housing po dito sa Tacloban. Housing project. And we've discovered na yung pala yung housing program ni former President Duterte sa mga biktima po ng Yolanda. Libre pala yung binigay, sir. Can you explain yung mga programs po natin sa housing? Narinig nyo ba yan? Libre! Eh yung kay Aquino, libre ba yun? Hindi libre yun. Tapos, gawa saan? Gawa sa plywood, hardiplex. Alam nyo ba yung hardiplex? Ha, cartoon yun, ha? Cartoon. Kapag nabasa ng tubig yun, wasak yun. Cartoon yun na may simento. Kaya huwag nyo ipagyabang, mga dilawan. Pupugyabang itong mga to, alam mo talaga, may nagawa, eh, no? Yung pabahay nga doon na ibinigay ni Lenny sa Bicol eh. Ngayon, wasak-wasak na. Ha? Galing ako Bicol eh. Tingnan doon si Lenny. Oh, yung project niya dati. Oh, asan na ngayon? Wala na. Samantalang yung mga project ni Tatay Digong, buhay pa. Tapos ngayon, sisiraan nyo pa. Past administration. Yeah, tama yun MJ, yung sinabi mo kanina, no? The total housing target of Yolanda validated by the different LGUs in the whole of I think nine provinces all the way from Samar, Leyte, all the way it goes out to Palawan. Yes. The total figure was 205,000. Yung 205,000 na yan, MJ, ang nangyari is it was funded in the amount of around 60 billion more or less. Because yung pabahay was given an indicative cost of 290,000 pesos per unit, 1,000 lot. So it was supposed to be recoverable kasi from the time of Pinoy when they approved the total target, the assumption was dapat i-recover siya. Pero pagdating ni PRRD, this is one thing that we recommended to him. Sabi namin, Mr. President, disaster housing ito. Wala nang pangbayad ang mga tao. And therefore, together with Cabsec, Juni Vasco and my... Yun nga yung hindi ko maintindihan eh. No? Na lakas magyabang ng mga dilawan, lalo-lalo na yung mga ob nila ng mga supporter.
Ang lakas-lakas nyo magyabang, hardiplex lang yung pinamigay nyong pabahay, huy! Ayun, wasak-wasak na! Ang lakas-lakas nyo magyabang, tapos hardiplex? Sino? Tapos parang, mas malaki pa ata itong kwarto ko eh, kaysa dun sa ano eh, mas malaki pa ata itong studio ko kaysa dun sa mga pinamigay na pabahay ni Aquino nung panahon ng Yolanda eh. Pero okay na rin naman kahit papano naman, tanggapin naman natin at puruhin natin na kahit papano at least may naitulong din si Aquino. So hindi natin ipagmamayabang yun, hindi natin na ko-question ninyo kasi kahit papano tulong pa rin yun sa mga kababayan natin. Ang tanong, si Bangag ba may naitulong? Yun ang tanong dyan. May naitulong na ba? Ha? Oh, yung mga Tanso vlogger. Oh, yung presidente nyo, may naitulong na ba? Meron. Oh. Pinasarado Tacloban. Pinasarado Tacloban. Oh, tapos yung mga ticket sa airport, wala na. Tapos yung mga truck, yung plaza, ginawang ano, ginawang bentahan ng truck. Ayun. Ayun yung nagawa ni ano. Ayun yung nagawa ni Duterte doon. Ani ano. Ni Marcos doon. Ang galing, di ba? Meron pa. May isa pa. Oh. Yung manira sa mga Duterte, Manise. Meron naman nagawa. Ay, nakupo talaga kayo. Ito, sino ba saan mo sa admin ni Marcos? Eh, puro yellow. Nakapaligid dyan. Eh yung pamahay sa Bicol, dahon ng saging eh. Di nyo alam ang nagawa ni Marcos. O ano? Ano nagawa ni Marcos? Aber? Yung patasin ng kilo ng bigas. O ya, sa ano daw? Sa December ha? Ito, kung i-congrats natin yung administration natin ha? Dahil ha? Dahil magiging 100 na po ang kilo ng bigas. At ang kilo ng droga, magiging 50 pesos na lang po. Buta yun. Baliktad eh, no? Pagdating sa Uberon, mura eh. Pagdating sa bigas, mahal. Ay lang. We recommended na dapat i-full grant na siya. Meaning, dapat libre na. So walang babayaran at walang binabayaran yung mga tao na awardees natin in the Yolanda Housing Project. And we started to distribute the titles already to them during our time. Sir, for the record, during the 6 years of former President Duterte, nasa ilang libong pabahay, sir, ang naipatayo po dito sa Tacloban at sa mga biktima po ng Yolanda? Kaya maraming galit na loyalista at kakamping dilawan vloggers kasi puro pang-aasar. Oh, ito pala. Oy, Kas Jaret. Ano na, Kas Jaret? Ikaw ba, may naitulong ka ba? Ha? Kung makapagsalita ka, kala mo may tulong ka. Baka sa mga lalaki mo, marami kang itinulong. Ha? Magkano ba monthly ng mga lalaki mo? Ha? Kasi kung makapagsalita ka, kala mo may nagawa ka na sa bayan mo eh. Ha? Anong nagawa mo? Ha? Tanungin nga kita. Bukod sa panglalalaki mo. Ha? Tanginan to. Makapagsalita kayo sa Duterte na walang kwenta, kala mo ikaw may kwenta ka. May kwenta ka ba? Bakit tao ka ba? Di ka tao. Tigyawat ka, tanga. Ha? Isa kang tigyawat na tinubuan ng muka. Sarnasar na lang yun. Alam mo yun? Isa kang tigyawat na tinubuan ng muka. Kas Jaret, isampal mo yan sa ilong mong malaki. Ikaw ang buhay ng Yusef. Akala ko dati sa totoo lang, akala ko dati ang Yusef sa gamot lang. Hindi ko alam na may tao pa lang din. Ano, kaya ba, Kas Jaret? Ha? Huwag kasi puro titi na tupag mo. Ha? Kaya ka nagigit na puro titi na sa utak mo eh. Sorry, sabi mga batang nanonood dyan, ha? Oh, palay-palay.
palayasin niyo yung mga anak niyo sa tabi niyo at medyo bastos talaga bunganga ako. Yan ang hirap sa iyo eh. Anak ng teting ka, kasjarete, yan ang hirap sa iyo. Ha, puro kasi hakbog yung nasa utak mo. Yan tuloy, nawawala ka na sa sarili mo. Anak ng timang ka. O tuloy. I take pride, MJ, in the production and accomplishments of NHA upon the leadership of former President Mayor Rudy Duterte. Umabot tayo ng more or less 160,000 ang ating naipatayo. Ang laki nun. At saka, awarded ito ng mga tao out of the 205,000. Meaning, ang housing naman ni MJ, ang period dyan is between 3 to 4 years. Permitting pa lang in Tacloban, in Leyte, in Palawan, in Dinagat, mahirap kumuha ng permits doon. At saka yung peace and order in some other provinces, medyo mahirap. So it took us for a while magkaroon ng traction. But nevertheless, we are very proud of our figure. 160,000, we accomplished all of this. Nasa record yan ng COA, MJ. Nasa record yan ng DBM. Nasa record yan ng task force. So this is putting the record straight na talagang we did our part. And this was the continuing process actually. In fairness kay President Pinoy, they were the ones during their time started putting up the budget already for Yolanda. At saka tinuloy lang natin. Oh, ito pa pala, sabi ni Sir Robert. Oops. Ang tulay. Yung tulay na kahoy. Buhay pa ba yun? Oo. O yung ano, yung tulay na walang ilog, buhay pa ba yun? Ha? Asan na yun? Yung ano? Kasderet, may kabay o untog. Ano? Yung tulay na kahoy, asan na? Kamusta ba yun? Buhay pa ba yun? O yung ano, yung tulay na walang ilog, kamusta na yun? Ito, puro kayo si Duterte. Kayo nga, wala kayong nagawa. Yung ultimong, ay, untog, ultimong ano mo eh. Yung ultimong utang mo, di ka pabayad, hoy. Lakas-lakas ng loob magsayta itong mga kumag na to. Kala mo kung sino mga perfecto, mga... Hoy, ikaw ah, yung ano ah, hihi. Hoy, careful. Ay, careful ba? Sorry. Bae, papagurgur ba ako? papagurgur na ba ako? During our time, the last six years. Sir, sa Duterte administration, ilang libong pabahay po ang naabutan ninyo na ginagawa ng Pinoy administration? Hindi naman namin siya kinukontra. May kinukontra ba natin ang mga Marcos dito? Ha? Hindi naman. Hindi nyo pwede. Pwede. Tulog iba yun. Oy, iba ang tulog din, Oliver, ha? Hindi nyo pwede. Pwede kontrahin ng mga Marcos. Hindi naman namin kinukontra Marcos, ha? Kinukontra ba namin Marcos? Proud nga kami. Alam niyo kung bakit? Pinoromote niya yung mga magagandang ginawa ng Duterte sa Tacloban. Oh, ito pa. Sino ba si Duterte? Ano ngayon? Kung galit siya, ayaw niya, napahuli ang, ano to? Ang Ripis. Bakit kung galit siya? Sino ba siya? Ikaw, sino ka ba? Tangina ka, apelido pa kita. Visit na yan. Hoy, nabalitan mo yung apelido mo. Walang tanga sa Gibara. Hoy, Isabel. Nabalitan mo yung apelido mo ha, bukas. Magpabinyag ka ulit. Ah, magano ka? Magpabinyag ka ulit ha. Gibara pa apelido mo ha. Ito na to. Walang bobo na Gibara. Ha, ikaw lang, Isabel. Tay na Gibara. Oh, puti. Hindi nga kayo, kaya pa ka mag-anak. Hoy, magpalit ka na apelido mo. Magpabinyag ka ulit bukas. Sabi mo sa tatay mo, middle name na lang gamitin mo. Tay na to. Gibara pa talaga. Tay na. May talagang gumagamit namin. May talagang gumagamit namin, guys. Ganun mo lang. Hindi ako na-inform, ha? Hindi ako na-inform ng mga magulang ko. Kapwede mo tayo, J. Visit the world. Gibara. Pilino. Ay, asa ka lang.
Asa ka lang, ay, kamalala. Asa na si Pinsan? Ay, Pinsan, wala. Napin ko si Pinsan. Ay, nasa ba si Pinsan? Ano to? Ay, Pinsan, ba't ka magalit kay Duterte? Putay na to si Pinsan, paka-paka mo. Putay na, isang Bergibara. Sino kaya to? Hype na to? Nakigamit ka pa ng apelido, ha? Oh, walang tanga sa Gibara, ha? Oo, oh, galit ang may apelido mo. Oo, oh, untang yun. PINA administration, remember, MJ, the Yolanda happened in 2013. Towards the end of the year, yan. Walang pondo yun. It was only in 2014, one year after, na may pondo. So even that first year, 2014 at saka 2015, everything was procurement pa lang at saka permitting. May initial performance at saka production ng PINA administration. At that time, nag-procure sila ng something like around 30,000. At saka tinuloy natin yun. Tinuloy natin. And over the last 6 years, from 2016 to 2022, naka-perform tayo close to 160,000 na talagang tinapos natin, in-award natin, full grant pa siya with all of the documentation such as the titles that we distributed to the people of the victims of Yolanda. Sir, recently may statement si current Philippine President Bongbong Marcos na in the past 2 years daw, yun pa lang daw nag-start yung tunay na mga rehab efforts dito sa Yolanda and na swipe yung Aquino and Duterte admin bill as the housing chair of the past administration. Anong masasabi mo dun, sir? I should like to believe that the information probably is not accurate. And therefore, probably the information and the data or there was a misinformation. Wait lang, may babasahin tayo. Walang perpektong tao. Okay? Walang perpektong tao. Pero yung binenta ang ating bansa para pong mali opinion ko lang po kasi bansa na po ang ating pinaglalaban. Huwag po sana kayong magalit. Di ba po, mahal natin ng ating bayan? O bakit? Sino bang hindi nagmamahal sa ating bayan? Sino? Ilabas mo! Sino? Sino yung benta? Ah, yung sa West Philippines. Sa West Philippines, sino naman to? Eto, papaluhanagan kita, ha? Geomar Punsalan. Kung binenta ni Tatay Digong, utana kasi ito si Cas Jarrett, puro ka fake newsan yung pinagbabalita. Eh. Kaya yung mga supporters mo, aanga-anga tuloy. Eh. Ay, sa lahat ng supporters ng mga bangagers dyan, pakinggan nyo to. Kung binenta ni Tatay Digong ang West Philippine Sea na pinagsasabi ni Cas Jarrett, na mukhang ratbu. Ay, sorry. Nadulas. Kung binenta yan ni Tatay Digong, alam nyo, kung binenta ni Tatay Digong yan, edi sana na-imbestigahan na yan. At sana lumabas na yan. At lumabas na rin ng ebidensya na binenta talaga ni Tatay Digong ang West Philippine Sea. Kung sa West Philippine Sea man itong sinasabi mo, ha? At ngayon, hayop ka. Alam mo, ba't kita minura? Yolanda topic ko, hindi West Philippine Sea. Visit ka. Anak ng teting na yan. Hindi, Jomar. Eto, papaliwanagan kita. Ay, Ma'am Laudia, kaya may shoutout. Kung may tama, eto, isipin mo maigi. Ha? Kung ibinenta ni Tatay Digong ang West Philippine Sea, edi sana nakakulong na siya ngayon. Walang, kahit sino, walang may karapatang ibenta yun. Walang may karapatan. Dahil ban ano natin 'yon. Tapos ano siya sabi mong Jomar Punsla na bayan. Ano bayan? West Philippine Sea bayan na 'yon. Hindi bayan 'yon, ha. Bansa pala, bansa. O bayan 'yo. Yung isa bansa. Ano ba talaga binenta? Bansa sa una. Dito sa pangdulo bayan. Bayan ng ano? May baryo ba ang West Philippine Sea? Ha? Hindi naman baryo ang West Philippine Sea, ha?
Hindi, nagtatanong lang naman siya. Huwag niyo i-bash. Ito naman to. Tsaka ano, Jomar, dapat bago mo sabihin yan kay Tatay Digong, dapat tinatanong mo yan kay Trililing. Trililing. Si Trillianis na may may Trililing sa ulo, sa utak. Ha, dapat mo tinatanong yan. Kasi kung, kung talaga may nagbenta ng West Philippine Sea, walang iba kundi si Trililing yun. Doon na nga tayo mapunta, wait lang ha, doon na nga tayo mapunta sa sinabi ni Baste. Ito yung sinabi ni Baste, oh, para maano, kasi inagaantay na itong mga tugs. Kinikilig-kilig na ito kay Mayor Baste. At ito, oh. Kaso Bisaya ata ito. Wait lang ha. I cannot understand. Ang hina. You have to make up stories. Ang hina, guys. When you really have all the resources and the position, you know, to really actually give a valid proposition for a debate. Manuro ka lang na wala yung ginawa. It's unbecoming of a president. Can you say that he's a liar? Probably. Probably. Basag. Basag. Basag na naman. Basag na naman si Bangag. Bidang Bangag. You know, like, just watch him and, you know, let let your senses tell you. I give the answer for you. Pero yun na nga, nanunuro ba? Pwede ka naman mag... Hindi ka naman... Yan ang hirap kay ano eh, kay Marcos eh. Pwede naman siya magtrabaho doon or kung ano gawin niya sa Davao. Pero bakit kailangan mo pang manuro? Pag may manuno ka. Ha? Hindi. Kahit ako nagtataka ako. Ang hirap kasi sa galawan ni Marcos. Naninisi siya. Sinisisi niya yung mga dating administrasyon. Samantalang, ito pa nakaka... Ito pa yung nakakabobo dun. Alam niyo kung bakit? Biruin mo ha? 15% na lang ang natira sa'yo na gagawin mo. Ikaw pamiga ng magreklamo? Anak ng tete. Grabe naman katangahan yan. Hindi totoo kasi... Katangahan po yun kasi una-una isipin yung maigi 15% na lang yung natira sa'yo. Kaya na nga lang yung gagawin mo dyan sa Yolanda. Tapos magtuturo ka pa. So ibig sabihin talaga no, kasi isipin nyo maigi 85% ang nagawa ni Duterte. Huwag na natin isama yung kay Ninoy. Wala akong kwenta ginawa nun eh. Ha? 85%. So doon, dapat ano ka doon eh, thankful ka doon kasi nga, konti na lang yun sa'yo, 15%. Tsaka ito pa, isa pang nakakatanga doon, alalahan ninyo, ha? Siya na yung nakaupo ngayon. Eh kung si Tatay Digong pa hanggang ngayon ang nakaupo, eh baka natapos niya na yan. Yan ang hindi mo iniisip. Ha, Pangulong Bongbong Marcos, Pangulo ka nila, alam ko. Ako hindi. Kaso binoto ko ka, nabudol din ako sa'yo eh. Ano, alam nyo kung pwede lang bawiin talaga yung buto, no? Oo, sa huli talaga pagsisisi. Hoy, i-check nyo nga si ano, yung sa taas. Sabihin nyo, iuna naman yung pagsisisi. Iuna naman ka mo? Oo, kasi sa huli lagi. Hindi ha? Kung matagal-tagal pa ang kung halimbawa na merong ano yung katulad ni Marcos Senior na na-extend yung termino niya, no? Edi sana siguro ha, baka talagang yung war kahit yung mga adik-adik na yan, ubos lahat 'yan eh. Eh yung sa Yolanda na yan na 15 na Mami Bilma shoutout. 15% na yan, baka tapos na rin yan. Eh, yun yung hindi iniisip ni Marcos. Anak ng titing naman. Malamang, hindi niya talaga matatapos yan eh. Tapos na yung termino niya eh. Ano ba namang merong? Saka ito pa, isa pa ha. Nung panahon na yun ha,
nung panahon na yon ay yun nung panahon ni Yolanda ay panahon yun ng Aquino. Hindi yung panahon ni Tatay Digong. Mayor pa nga lang siya nun eh. Biruin nyo yun ha, mayor pa lang siya nun, tumutulong na siya. No? Iyan ang, kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, ang laking sampal at talagang kinarma. Oo, kinarma si Bangag. Kinarma talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi talagang bumalik sa mukha niya lahat. Biruin mo ha, nalaman ng taong bayan, mas nalaman pa ng taong bayan, lalo na yung mga new generation na mga katulad ko. New generation, ang old generation lang naman dito, si Banat Bay. Nasali ka pa? Sorry. Sorry na, boss. Boss, sorry na, boss. Sa damay patuloy si boss. Magigyan shout out sa lahat ng may utak. Nadamay ka patuloy. Kita-kita kasi dito. Okay, totoo naman eh. Kapera biro ha. Yung new generation, nalaman ng new generation na ha, si Tatay Digong pala, mayor pa lang ng Davao, tumulong na sa Yolanda. Oh. Diba? Ang sakit, diba? Diba? Yan kasi puro kasi kayo ngawa. Puro kayo paninira. O ngayon, hindi nyo pinag-isipan maigi, hindi nyo ni-research, hindi nyo muna inalam kung meron ba nagawa o wala. Basta lang kayo nagkuda-kuda. O, kakakuda nyo, bumalik sa inyo lahat. O, burug-burug din yung mukha ni Cas Jaret. Well, backfire eh. Burug-burug. Ang pangit na yung ganang puta. Burug-burug. Burug-burug. Ayun, di punggol. Tangina kasi itong hype na baklang to. Puro ka fake news on yung ginagawa. Burug-burug eh. Play natin. Sayang lang yung oras mo dyan kung ganun lang yung kaya mong gawin. Parang kawig ko talaga si Basti. No? Sorry, hindi ko na ulitin. Wait ka, ano? Kawig ko talaga si Basti. No? Nakakainis. I suppose, meron yan. Okay, no? Tapos magpapatatuwa rin ako dito. Kawig ko talaga eh. Isang ligo pa. Ang dami na namang kinikilig dito kay Basti. As far as the application, ayan na, may kinilig na. Ayan na, kinilig. Naglag ang panty. Initially, this was planned way back May 11 in Paluli. Ay, Ma'am Santay. Unfortunately, for some reason, meron daw kasabay na event. So, nag-appellate kami since may event na nakasabay. Same location. May ibang palang kasabay. Wow. Oh, magra-rally daw kasi daw yung mga truck. Mga truck kasi daw yung kasabay nyo na event. Event na pala ngayon nyo, no? Oh, ang galing. Oy, hina ng sound ng video, Jay. Kaya nga, ang hina nga eh. Oh, pero kukuha na lang tayo na idea. Dito nga, sinabi dito, na may kasabay daw na event doon sa pagdarausan ng Maiso Grande sa Tacloban. Ang galing, no? Puro truck. Tsaka, bakit sa panahon pa? Eh, ang dami-dami na pwede schedule, ha? Oh. Yeah, ang Maiso Grande, isang beses lang. Kaya wag nilang gawing dahilan yung sasabihin nila may kasabay na event. Eh, bakit? Buta na, importante ba yung event na yon? Pagbibenta ng truck? Importante yun sa may-ari ng mga truck na yun kasi magkakapera siya. Oo, pero yung sa Maiso Grande, isang beses lang yun. Hindi nyo man lang pinagbigyan kasi nga takot talaga kayo kasi una pa lang, bungad pa lang eh. Diba? Pag yun, hindi kasi katulad ng unang administrasyon na hindi pa talaga kumpleto ang ano ng ng Yolanda da. Yo. Ay nako po, but ba naging ganyan yung nakakaya yung presidente natin, no? Oo. No? No, nakakaya. Hindi ba? Diba? Diba totoo, no? Nakakaya, no? Oo. Kasi biruin mo, ha? Imbis na umaksyon siya,
sa Yolanda kung talaga meron pa siyang gagawin kasi may 15% pa nga daw natitira, no? Ang ginawa, nanira. Parang si ano na rin to eh, yung best friend ni ni Banat Boy. O puro chismis. Reason naman noon is the vicinity, the facility is being prepared for an upcoming event for June. So take note that June pa yung event, pero ang aming request is May 20. And then, oh, May 20, June pa pala yung ano. So, nag-resort kami sa paggamit ng Freedom Park kasi ang Freedom Park is no need necessary for me. So we submitted this notice, it's not a permit kasi papalan lang namin. Sa city government, I think May 14, walang sagot, walang kahit ano. Nag-assume kami na wala naman sa silang magagawa, walang yes or no dito. Papatuloy ka na papatuloy. Unfortunately, 3 days before, 2 days before, nakita namin dahan-dahan nagkakaroon ng parking area ang RTR Park. Pumasok ang mga bulldozer, kung ano-ano. I would like to reiterate na hindi namin kinansel ang Maisog rally because of that incident. Patuloy po kami. Nakansel ang rally because of the bad weather. Kasi marami pong delegates ang pupunta sana, pero consider ng grupo ang kaligtasan, safety ng everyone. So, we decided, we opted to cancel the event, pero hindi po dahil sa ginawa nilang hakbang. Definitely ang Maisog rally, ang prayer rally, we'll still push through. We're just trying to get the exact date at i-announce po namin yung kapag meron na kami. Sir, your message na lang para sa mga taga-Eastern Visayas after sa nangyari dito na hindi natuloy ang rally and kung ano yung mga ginawa sa party or plaza. Well, sana maka... Malakas naman na. Kami no? Dito. And, well, if we really do, magbalik kami dito, may panahon kayo, if it's your time. Hindi, ito na lang para maintindihan nyo guys. Para mas maganda, ito yung papakita ko sa inyo. Yung sa Facebook. Oh. Kasi dito sa Facebook, mas naintindihan natin ng gusto. No? So tapusin na rin natin muna. On the part of the responsible persons giving information to our President Bongbong Marcos. In fairness naman sa Pinoy administration, we take pride, MJ, ha? We take pride of the 85% accomplishment of the two administrations. Of the two administrations, galing kay Pinoy as well as kay President Rudy Duterte, si Mayor Rudy. The figure probably, I suspect, the figure probably that our current president was talking about is the remaining 15%. The remaining 15% of something like 30,000 na lang. 30,000 na lang of the 205,000 target. Yun probably ang sinasabi niya na umpisahan nila. Of course, umpisahan nila because that was the time oy, like naman tayo dyan. Yung budget ng DBM was also released in 2022, 2023, at saka 2024. But in fairness to PINA Administration and PRRD, on board ako doon. Ako ang nandun sa lahat ng 9 provinces, something like around close to 190 LGU. Ito, around 30,000 houses project ni Tatay Tigong ng mga Duterte sa Yolanda. Ang tanong. A. Ano ang nagawa ni Bangag? B. May nagawa ba si Bangag? At letter C. Bakit umiiyak si Bangag? Ito tayo na. Wala ka lang ang nagawa. Nagturo ka pa. Wala ka lang ang ginawa. Nagturo ka pa. Nanisi ka pa. Alak ng teteng naman. Wala yung SM naman minsan, Mr. President. Oo, huwag ka naman ganyan. Paghahalataan ka eh. Masyado kang ano eh. Masyado kang obsessed sa mga Duterte. Hindi, siguro naintindihan din naman natin si Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, hindi na naman siya napag-uusapan eh. Hindi na naman kasi siya napag-uusapan.
Kaya nga, ganun yung ginawa niya. O, diba? Tapos, para i-brainwash yung mga tiga-Tacloban. Eh, kaso, binasag siya ng mga tiga-Tacloban. Mismong mga tiga-Tacloban ang nagsabi na napakadaming tulong ang ibinigay sa kanila ni Tatay Digong, at mamaya papanoorin natin yan. Ha? Isampal nyo sa mukha nyo to. All the way from Samar, Gilan, Samar, hanggang lumabas si Yolanda sa Yolanda Corridor na tinatawag natin in Palawan. 85% ang accomplishment ng Duterte administration. Documents, MJ would tell. Maraming photos, maraming mayors. In fact, I went to Iloilo, to Tacloban, to Leyte, to Palawan, to Dinagat, to talk to the governors themselves and the mayor themselves. Kasi si mayor naman, MJ, ang nag-identify. Wait lang guys, may naano ko. Diba, sino mas nauna? Yung interview ni BBM o interview ni Gadon? Yung about dun sa wala na daw buboto kay BP Sara? Kasi ang mga nabanggit dun, diba, Waray, tapos Ilonggo. Oh, hindi kaya talaga matagal na nila dapat gagawin dapat. Halatado, no? Halatang ano, halatang script, no? Oo, naka-script. Oh, kasi iniisip ko parang nauna yung kay Gadon eh. Oo, kay Gagong. No? Oh. Ito, tama ka, Boss Jay. Naintindihan talaga natin si Bangag kasi wala na sa hulog utak nun. Oops. Pag pinagurugurug ganun, ha? Tayo na lang ang umintindi. O, tama naman. May point naman dito si Albert. Tayo na lang umintindi. Eh, hindi tayo maintindihan. anong tanong? Totoo ba? Paratang nila? Sabi ni Aero. Fake news! Bilyong-bilyong pera mula sa pondo ng Yolanda ay na-turn over sa pumuna ni Sen Lacson na in charge sa rehabilitation ng Leyte, sa rebuilding ng Marawi City na panahon ni Piara Arbion, pero wala. Oh. Asan ang patunay? Asan? Oh, hindi imbestigahan nyo. Tapos paulong nyo si Tatay Digong. Wow, may ebidensya kayo. Saka ano itong ano? Fake news, bilyon-bilyon pera mula sa pondo ng Yolanda. O, alam nga naman pera mismo ni Tatay Digong yung pangtulong niya dun. Malamang pondo ng Yolanda itutulong dun. Kaya nga itutulong sa Yolanda kasi pondo ng Yolanda. O, tapos dito sinabi niya, in charge daw si Lacson. Malamang! Sino ba mag-in charge doon? Si Kumar? Sino pwedeng in charge doon? Eh malamang, si Lacson talaga. Oh, tapos sasabihin mo, wala na. Tado, bobo. Oh. Bakit, Boss Jay? Dudang ba yan si Coach Jarrett? Ewan ko, tanongin mo sa kanya. May pitik eh. Ewan ko, parang eh. Parang ito mo, mukhang hotdog. May pitikas, Jarrett. Diba? Mukhang hotdog. May tsura nun, yung ilong nun parang ano eh. Parang kalabasang maliit. Ay, naku. Palay natin. Ay, ng mga beneficiaries eh, through the LIAC. So sabi namin, since the LIAC, the Local Interagency Task Force ng LGUs, nag-identify ng mga beneficiaries, we might as well link up with the mayors and the governors and award. Anyway, libre naman ito as declared by our former President Rudy Duterte. Sir, yung mga units po na na-produce under Duterte administration, ito yung mga livable na mga bahay, ano? Hindi ito yung gawa sa coco lumber. Ay, MJ, ano yung sabihin mo? Sarawan mo dito si MJ. Ay, ito po yun, sir, yung mga pabahay project, hindi gawa sa coco lumber, sa... hindi gawa sa hardiplex na kapag nabasa, tunaw agad.
Hello? Hindi gawa sa ano, hindi gawa sa mga dahon-dahon ng saging, hindi gawa sa dahon-dahon ng buko. Si Raul dito si MG. Kuha sa manipis na plywood pag sinuntok mo eh. Manipis na plywood. Loko ka MJ ha. Tatagos yung kamao mo sa kabila. Si Raul si MJ. Yeah, in fairness MJ sa ginawa ng sige doon ba naman? Ng Duterte administration, talaga maganda. It will be self-serving on my part MJ to be telling the people of Tacloban na maganda yung nagawa natin. In fact, may labeling ako doon eh. Merong old Yolanda and the new Yolanda. The old Yolanda was the ones procured by the Pinoy administration. Wala na tayong magawa doon. Kasi using the old style, the old design, the old dimension, and the old model. In the Duterte administration, we improve our housing design as well as our housing dimensions. Lumaki na siya at saka gumanda. And people of the beneficiaries, all the way from Giwa. Kaya nga hindi ko na kaya nga ano eh Kuya Rapi. Kaya hindi ko na siya sinagot eh kasi gusto ko maghinta nga siya habang buhay. Sa Samar to Palawan have been very positive in their comments. Naka-tiles na NMJ ha, yung the remaining 45,000 that we procured under the Duterte administration using the new design, maganda na at saka malaki. Sir, in behalf po sa Yolanda recovery efforts ng former administration, what is your message to the current Philippine president and your message to the public? In fairness, sa tatlong administrasyon na lumipas, we have the Pinoy administration, we have the PRRD and the current administration, we just look at the figure. Sino ba itong nagsasalita na to? Oh. Sir, grabe ka naman, sir. Anong lipas? Sabi niya, yung mga lipas, yung mga actually, three administration na lumipas. Ibig sabihin, lipas na si Marcos. Ibig sabihin na, kaya pala eh. Kaya pala laging lipas yung pag-iisip. Lipas na pala siya. Oo, kaya naman pala. Ngayon na, I know. Sir Jay, yung binigay nila ngayon, napabahay, kaya yun, pagbayad, ewan ko lang. Baka nga mamaya mag-ulat tayo, kaya lang i-dinadivert ni BBM yung usapan, gawa ng baka mamaya pinapabayaran nila yung mga ibibigay nilang pabahay project sa mga tao. Oh. Pero sana naman, ilibre nyo na, gayahin nyo na si Tatay Digong, 15% na nga lang yun, papabayaran nyo pa. People reveal and let the people testify of the production and accomplishments made by the Pinoy administration and the Duterte administration. Ang sa akin lang is that people of Tacloban, hardly and badly hit by Yolanda, can very well tell naman MJ kung anong nangyari dyan. So it will be again self-serving on the part, let the people speak, let those who have been benefiting from the services of the Duterte administration tell the stories for themselves. Yun. So ito, liwanag nung pagkaka-explain dito na isang katang-isip, isang kahaka-haka, isang haka-haka lang po ang mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang interview. Isa lamang pong katang-isip. Uy, speaking of katang-isip at haka-haka, katang-isip, haka-haka, pikoy, gadon, tapos sinabi ni BBM, parang nakakapagduda. Diba? Nakakapagduda, ha? Oh, Sir Jay, at that time, hindi lang Yolanda project ang problema ng Pilipinas. Meron bang pandemic, pero nagawan pa rin ng paraan ni PRD at ng team niya na maituloy ang Yolanda Project. That is amazing for PRD and team niya. Uy, totoo yan ah. Oo nga pala, no? Nung panahon... ewan ko na. Hindi, ito ha. Ito, masakit nung nasabihin ko. Baka may magano, baka masaktan, baka ma-hurt yung mga ob-ob na
tansuan dyan. Ha? Baka ma-hurt kayo sa sasabihin ko. Eto na lang ha. Paano na lang kaya no? Hindi, eto tanong lang naman. Paano na lang kaya kapag nung panahon ng pandemic, si Marcos na ang presidente? Ano kaya mangyayari sa atin na? Ano kaya mangyayari sa atin, no? Kung halimbawa, nagkapalit ng panahon, ng taon, si PRD at si BBM, paano na lang kung nung panahon ng pandemic, si BBM ang presidente? Paano na lang kaya? Buhay pa kaya tayo? Buhay pa kaya tayo nun? No? Di napapaisip ako minsan eh. Buti na lang, no, talaga. Ang bait din ng Panginoon Diyos kasi i-chinimpo niya tayo na may darating na malaking sakuna sa Pilipinas or sa mundo na nasa maayos tayo na presidente noong mga panahon na yon. Paano na lang kung si Marcos na nung panahon na yon? Kawawa talaga siguro tayo, no? Kasi kung panahon ni Tatay Digong, medyo nahirapan talaga tayo nun eh. Pero kahit papano, nakaraos naman tayo. Paano na lang kaya kung yung administration na ng Marcos nung panahon ng pandemic? Di, paktay tayo lahat. Kawawa tayo, no? For sure, halu hallucination lang ang haka-haka. So, hallucination lang ni BBM yung sinabi niya. Grabe, lupit mo talaga. Idol na kita. Oo. Halulupit nyo. Hindi siya totoo lang ha. Ang ganda talaga ng team nyo. Si Gadon, si Picoy. Yung isa haka-haka. Yung isa naman. Ano daw? Katang issue. Ang ganda ng tandem nyo, guys. Oo. Unique. Oo. Only on the Philippines nga talaga. Only on the Philippines yung tag team nyo. Ang galing nyo talaga. Ang galing. Palakpakan, guys. Oo. Katang isip. Tapos haka-haka. Pinagsama. Ang lupit. Ay, naku. Talaga buhay. Ay, eto, idagdag na rin natin to, no? Idagdag na rin natin tong asa na to? Asa na yan? Eto to. Idagdag na rin natin to. Kasi masyado kayong bida-bida. Puro kayo papansin. So, papansinin namin kayo. Idagdag na rin natin to, ha? Oo, asa na yan? Oy, asa na yan? Asa na yung kay Basti? Hindi ko na makita yung kay Basti. Ay, mali pala to. Wait lang ha, tingnan ko nga. Andito yung kay Basti eh. Saan na yung mga picture na yan? Ayan oh. Oh, mali. Mali ito. Oh. Tingnan nyo to. Oh, mga vloggers. Partida ha. Hindi pa humayor si Basti nito. Ayan oh. Ano to? Asa yung pecha? Pecha. Oh, more than 10 years ago, binuhay nyo. Pero salamat na rin kasi na-promote talaga. No, na-promote po ng gusto si Baste at ang mga Duterte dahil sa ginawa ni BBM. Thank you pala. Magpasalamat tayo. Yan, no? Tingnan niyo yan, no? Anak ng teting, bago sana kayo magsalita, tingnan niyo si Baste, oh. Kung ako, ha? O, eto. Ang tanong, kasi gusto niyo sumbatan, eh. Gusto niyo halungkatan ng mga nagawa, oh. Ngayon, tanungin ko kayo. Si anak to ah, anak versus anak. Si Sandro Marcos ba nagawa tong mga ganito? Ha? Nagawa kaya ito ni Sandro Marcos itong mga ganitong mga ginagawa? Tingnan nyo, si Bastio, saan siya kumakain? Kung ano ang mga kinakain, ayan o. Kung ano yung mga kinakain ng mga tao dito, ng mga simpleng tao, ganon din yung kinakain dito ni Basti. Ayan o, kahawig ko pa siya dyan o, nung long hair pa ako. Joke lang. O, diba? Ang daming yun o.
O ngayon, tanungin ko kayo, si Sandro ba? Nagawa kaya to? Nagawa kaya to ni Sandro? Ni Sandro... Sandro Manugo? Ha? Nagawa ba na to? Nagawa ba ini ni Sandro? Ha? Asan na? Ha? Nagawa ba to? Wala. Na nga. Eh baka kapag nakakita ng bangka yun, baka umiyak yun. Oh, maraming salamat, Mang Bibian Pleta. Maraming maraming salamat po. Baka pag nakita ng bangga, matitili yun, ha? Ay! Ay! May dead! Ay! May dead sa daanan! Ay! Ay! Ang daming dead! Baka magumalang galing yun dun, ha? Tangin na kung alungkatan palang gusto nyo, ha? O, ayan, o. Sampal yun sa mukha nyo. Baka pag nakita ni Sandro yung mga bangkay dun panahon ni Yolanda, may mga dead! Grab that dog! It's so more dead! Ha? Ha? Baka ganun, ha? Baka imbis na damputin ni... Baka imbis na magbukas yun, magtsukutsukayin dun. Magagalong ganun, no? Yung mag-Chris Aquino ba? More dead! So, nakaka-lurky. Tangina. Kami pa yung ano inyo. Yan o. Oh. Ano to? Oh. Ayan o. Ang daming patay o. Oh. Oh, ito yung panahon ni Tatay Digong. Oh. Oh, isa pa to, ha? Si Senator Bongo. Ito o. Ayan o. Ayan o. Oh. 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 Sino yan? Sino yan? Ayan o. Katabi ni Tatay Digong. Ayan o. Isang bangag din, no? Huwag mo sabihin na sinungaling yan. Ayun, nagpunta sila, oh. Oh, oh. Yan, no? Ayun, no? May dilaw, oh. Baka sabihin nyo sinungaling din yan, ha? May sarang bangag yan, eh. Doon tayo natin lang, baby, oh. Ano ba klaseng... Oh, yan, no? Oh, hindi, sasabihin, ay, malinis yung pantalon ni Basti. Hindi yan tumulong dun. Alam mo na yung mga nasa utak niya. Oh, ayan o, oh, si Basti, bit yung patay. Oh, ayan o, oh, si Basti, ito si Basti, nasa pangalawa ni Tatay, oh. Oh, patay mo yung bit na yan. Oh, eh, baka kapag si Sandro, ay, so dirty. Kalurky yan, daddy. Ha? Kalurky yan, daddy. Ang daming deads. Ang daming dead ga, daddy. Daddy, I need alcohol. Because more dead in Tacloban. Wow. Lupit niya. Oh, ayan, oh. Tignan, oh. Hindi, ito na lang. Tanungin na lang natin si Bangag eh. Si Bangag tuloy, sorry. Eh, baka mabudget ako. Nanonood pa naman si Ma'am Sitars sa live ko. Nandito nga nung nakaraang araw yun eh. Anong nakaraang araw nga? Nang karaang araw, nasa live ko si Ma'am Sitars. Baka mami pag-gurgur tayo. O, BBM, may katanungan lang ako. O, kayo po ba? Nagawa niyo pa po ba to? Ha? Nagawa niyo po ba yan? Eto, yung pagpunta na lang dun eh. Nagawa niyo po ba? Oh. Ang ginawa niyo, pumunta kayo dun, tapos nanira kayo. Tapos, big accomplishment na agad sa inyo yan. Kalukuhan niyo. Malaking ano na ba yun? Malaking proyekto na agad ba yung nagawa niyo? Ha? May wala pa nga kayong nagagawa, naniniisi ka na eh. Paano kapag may nagawa ka? Eh di tad-tad na lang. Baka pagtapos ng termino mo, baka puro sumbat na yung bayan sa'yo. Paano na lang kaya, no? Ganito. Sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Tayo po ang nagtuloy ng 15% po na... kailangan gawin para matapos ang obligasyon ng gobyerno para sa Tacloban, sa Yolanda, sa
mga nasalanta ng Yolanda. Hindi po katulad ng unang administrasyon, wala po silang nagawa. Ay sagwa siguro ng SONA, no? Pag ganun, puro sumbat. Nang dahil po sa akin, ang Pilipinas ay tumaas ang bigas. Diba? Ang lupet. Nang dahil po sa akin, ang mga Pilipino ay unti-unti na pong nababawasan. Dahil sa kagutuman. Walang yan, bumili nga akong bigas kanina eh, ha? Kalahating kaban, 1.5. 1.5, kalahating kaban. Amoy ano pa yun, amoy singit pa yun. Amoy singit. Partida, ha? Ha? Partida, amoy singit pa ho yun, yung binili kong bigas. 1.5, kalahating kaban. 25 kilos pa lang yun. 3 days, ubus na yun sa akin, charot. Grabe naman, 3 days. Ilang an lang sa amin yun, ilang saingan lang sa amin yun. Ha? Malakas, malakas kumabig, kumabig si Janjan. Mga 3 weeks, 2 weeks lang yun, ubos na kay Janjan yung bigas na yun. Tapos mapagmalaki kayo na marami kayong nagawa sa bayan, eh ultimo nga yung bigas, hindi nyo mapababa eh. Tapos eh, ngawa kayo ng ngawa. Na walang nagawa ang mga Duterte sa bayan na sa bahay sa Pilipinas, sa Yolanda. Puro kayo ganyan eh. Puro kayo dinadivert niyo yung issue eh. Pero yung totoo talaga nun, alam nyo, yung sinabi ni Marcos na yun, talagang siya yung nasaktan dun. Kasi siya naman talaga yung walang nagawa. Yung sakit, no? Sabihan mo yung sarili mo. Ngayon ako nakakita na, no? Tinira niya yung sarili niya. Alam niyo bakit? Bakit ko nasabi? Buruy mo ha, sasabihin niyang walang nagawa ang Duterte. Bakit siya? Meron ba? ang tanong siya, meron ba nagawa sa Yolanda? Ay kung walang nagawa ang Duterte, mas wala siyang nagawa. Ang ginawa niya, magngangawa. Alaklan teting naman, no? O, eto. Dito sa amin, dito, ganun din, 1.5. 60 pesos. Oh. Nanginang yan. Tapos malakas-lakas ng malakas-lakas yung mga, ano, mang sisi. Nang dahil kay Marcos, unti-unti na magiging zombie yung mga Pilipino. Amazing. Unti-unti na magiging zombie. Ay, maraming trabaho ang mga adik pag naging zombie yung mga Pilipino. Alam niyo kung bakit? Ah, pagtitripan nila yan. Lalo kapag amats na yan, pag hahina-hina. Oo, pag titripan nila yung mga zombie nila, baka gasahin pa nga nila yan eh. Ay, sorry. Grabe ka naman sa mga addict, Jay. Di mo ba alam kung mag-anakan ni Bangag yun? Nung Yolanda nasa parlor si Sandro. Visit ka, Reynaldo. Reynaldo Kabulang. Nasa parlor. Nagpapalinis ng kukul, oh. Okay, Daddy, I'm finished to Tacloban. I want manicuring. Nagpapalinis ng kukul. Nainis ako, hindi na ako nag-notip mga live mo, kaya team replay na lang ako. Okay lang po, eh, ganun talaga ate. Okay lang yan ate. Mas madami po sana kung walang pandemic. Oh, totoo yan. Mag 2 years ng ang administrasyong Marcos Jr. Walang ginawa kundi mag-tour sa ibang bansa. Oh, imbak ng pera dun. Ang ginawa, mag-imbak ng pera dun. Tapos kunwari, binibira ang mga, oh ito, panaginip lang yan ah. Panaginipan ko yan nung isang araw eh. Oh, kaya doon nag-tutor yan kasi nag-iimbak ng pera doon. Tanginang yan. Kaya no, tayo ng ginawa ni... Tignan mo yung... Ito, awang-awa ako. Ito, hindi to ano ha. Hindi to ka-plastikan, hindi to scripted. Kasi isipin nyo ha. Isipin nyo maigi mga kaibigan kung scripted tong picture na to. Nauna noon pa to. No? Hindi to scripted kasi tingnan mo ha, yung kinaka, ay, punong-puno yung bibig ni Basti, oh. Kasing kamukha ko pa nga siya dyan nung panahon na yan, eh.
Puno yung bunganga niya. Ibig sabihin ko, kasi alam ko, babaliin to ng mga tanso eh. Sabi na naman nila, AI, edited daw. Sus! Tigil-tigil lang, lukuhin yung mga betlog nyo. Sira ulo itong mga to eh, no? Tingnan nyo yun, no? Tanginan nyo, wala daw ginawa. Eh, no? Dito pa lang eh. Alam nyo ako, hirap din akong dumampot ng mga ganyan, ha? Pero dati naranasan ko yan, yung bagyong habagat. Natatandaan nyo yung habagat, guys? Yung tuloy-tuloy yung ulan. Pagkatapos ata ng Yolanda yun eh, habagat ang sumunod, di ko matandaan. Pero nung panahon na yun, nangingisda kami na stepfather ko sa Laguna Bay. Doon ko first time na maranasan na maghakot ng bangkay galing sa Laot papunta sa C6 sa kalsada. Kasi nakasampay lang dun sa ano, sa mga lambat namin nung panahon ng habagat. Habagat ba yun? O Yolanda na rin siguro yun? Parang ganun, panahon na rin siguro ng Yolanda yun. Oh, ay ma'am, shoutout po Ma'am Maria Cristina De Jesus at kay Ma'am Aki, kay Ate Lodi Santos. Oh. Okay, oh, dito naman tayo mapunta. Oh. Ano ko na to? Lubos-lubusin ko na to eh. Oh, mga hinayupak kasi itong mga to, gigil na gigil ako. Sabi ko, pasalamat kayo, nagpapahinga ako. Nagpahinga ako isang araw, kundi yari na naman kayo sa akin. Oh, eto pa. Ha? Oh, lumabas ka. Oh, internet. Mahina ang internet. Asa na yun? Asa na yun? Oh, asa na? Asa na? Eto. Asa na yun? Oh, ito, pahingan mo to. Oh, yan o. Oh. Walang nagawa? Wala? Asan? Asan ang walang nagawa? Pangulong Duterte sa mga biktima ng Yolanda. Napakasinungaling po. Sinungaling, as in sinungaling siya. Kasi alam na mga taong bay at taong pagluban na si Duterte ang may tulong sa kanila. Ito, katulad dito sa pamamahay po. Katulad dito, sino man ang nagawa nito ng mga kapabahay kung hindi si Duterte ang nagtulong sa mga sorbonne? Yeah, nanay, banatan mo lang, nay, sige. Ano ba yung patay ni BBM? Pinalibing ba? Wala. Hindi. Si former President Duterte ang nagpapalibing. Oh. Diba? Oh, bayad dyan, sasabihin ng tanso. Bayad. Ni President BBM. Oh. Dahil isa po kaming nabudol dahil na nakaraang eleksyon. Oh, Just Jelle! Kamusta ka, Just Jelle? Kamusta mo yung buhay, Juwa? Wala kami natatanggap. Dahil gusto lang namin na sumusunod-sumunod kami sa kay Ma'am Inday Sara. Kasi si BBM yung dinalan niya. So ngayon nangyari, ginawa niya, wala siyang utang na loob. Dahil sa lahat ng mga promise niya, pangako niya kay President, former President Duterte, siya ang sumunod sa mga bell. Lahat ng mga nagawa ni former President Duterte na hindi natapos yung mga project niya po. Nangako siya ang susunod na sumusuport. Siya ang magpapatuloy. Okay. So ngayon, hindi niya ginagawa. Mga sinungaling yung sinungaling. Tapos kami, sacrifice kami, nagtulong sa kanya. Oh. Dahil kay President, former President Duterte, na si Marcos ang tutulungan natin. Pagdating niyang oras, walang kwinta. Wala siyang utang na loob kay sa mga Duterte. Dahil ang Duterte mabait talaga. Iba ang galit ng mga nanay. Tuloy-tuloy na yan. Walang preno ba? Doon nasa flip-top ba tayo? Walang kwinta, walang utang na loob. Baragdiyo si BBM. Pila ilang president lumabay? Nakaraan? Dumaan po. Ano ba yung patay ni BBM? Pinalibing ba? Wala. Hindi. Si former President Duterte ang napapalibing. Uy! Ang dapat sa kanya ipababa na yan sa pwesto. Uy! Kasi walang kwinta ang mga taong bayan kahit easy lang. Programa na itulong niya, wala. Wala na siya pag-intindi sa mga taong na sumusuporta sa kanya nakaraang eleksyon. Pagdating ngayon, wala na siya pakialam. Mga personal interest na ang kanilang ginagawa po. Labi yung mga tambaluslos na yan. Why? Dapat pa. Mga tambaluslos? Kasi walang ginagawa sa buhay nila. Oh. Kaya ngayon, Duterte, paglaban namin talaga. Kahit kailan, hindi magbabago po.
Ma'am, anong masasabi niyo? So ngayon, alam na natin na zero balance na si Marcos sa Tacloban. Mga bills na. Okay, Mami Teresa Arong, shout out. Ha? Ma'am, alam na natin ngayon na zero balance na ang mga Marcos sa ano, sa Tacloban. Ano to? Si Ma'am, nagsasabi ng totoo, hindi bayad, mabuhay po kayo, Ma'am, sa pagtatanggol kay Tatay Duterte. O yan, ito ha, kasi alalanin nyo, napakagandang panoorin yung mga ganito. Kasi ito yung mga dapat talaga na maiplex, no? Na talagang ultimong mga tiga-Tacloban na pinagmamalaki nila, na pinakamaraming naitulong sa kanila, o yung pinakamaraming maraming naitulong sa kanila dyan sa Tacloban, no? Ay yung si Tatay Digong, ang mga Duterte. Di ba? Napakaganda kong panoorin ito. Sana nga, binalita ito. In reactionan din ito ng iba nating mga kasama ng mga vlogger dyan. No, wag puro pidealik. Wala tayong mapapala dun. O nga pala, speaking of pidealik, tapos na ata daw yung Senate. O ano, may nangyari ba? O. Ano? Bayani? Bagong bayani lang bayan? JM? For the senator? Doon sa sinasabi ni BBM na wala daw na itulong si Pangulong Duterte sa mga biktima ng Yolanda. Napakasinungaling po! Oh, ito. As in, sinungaling siya. Oh, mamaya nga nanay, puro ka kasinungalingan. Joke lang. puro ka sinungaling nanay. Ito. Oh, ito ha, si Ma'am June Bag. Ito yung palaging nanonood dito sa live natin. Ito basahin nyo. Jay, nasa Tacloban ako. Habi ko taga Tito. Sukang-suka na nga ang mga tambaluslos na yan. Puro paninira na wala namang tulong. Ay, magarabi. Walang tulong. Ouch! Sakit nun. Walang tulong, no? Pero, Ma'am June Bag, kung nilagay mo niya, imbis na walang tulong, ang kung matutuwa sana kami kung walang tulog. Kambaluslos, walang mga tulog. Bangag. Ay, kahana yan. Sila na nanay at ni Bangag Tambaluslos baka bibigyan ng ayuda para balikta rin mga sinabi na ko nanay. Eh, baka hanapin kayo dyan ha. Oh, ito na yun. Oh, pang one year nyong bigas. Oh, baka ibaliktad na lang yung sinabi nyo. Sabi nyo, binayaran kayo. Grabe. Oh, pero dito tayo. Sa ano, total na napanon na natin yan. Ito, dito tayo kay ano, latest interview kay Basti Duterte. Ito, panoorin natin. Okay. Correct. Yeah. Kanya-kanyang termino, may kanya-kanyang contribution. Correct. Yes. Inang nanginti na naman, may nulaway na himog yata iba. Manakit lang ba? Manakit ka, ganun tinood niya na yung atraso YouTube. Correct. Ito ato ginastoryaan dito eh. Sorry guys, tumahi lang ako, charot. Importante. Kahit naman, sa kumamahan man, maplastar YouTube ang katao. Muna importante. Amen. Yes. Isa nang wala kinakadulunan. Nakaluna sila. Ito, no? Unang importante yung tangas ko siya. Mas mayo pa siguro, ako niya. Kung ingon na lang siya na okay na himok,
may pag-historya nila sa kanapa sa ikadungan. Correct. Yung, diba? Imbis na manira, tumulong na lang sa mga. Mu-up na lang kang contribute na lang. Kaya ang concern ko nila dire ni Orbaste kay ang pressure kuno sa tubig hinay kayo. Wala concern. Oh, lagi. Kung di-bypass na lang ang tanak na yung politika, yeah. Una, ni diretso, kung gusto siya manghambog na mas kuyaw sa nga presidente, yeah. Gusto mo maghambog na yung dipunggol ka, maggala, hambog ka na lang. Hambog. Hamuon. Naslo. Okay. Mutaan na kasi kapitan, mas may order eh. Kung sa'y problema din ang aning lugar na kaling maguan, o, presidente magka-i-deliver diretso, umma, naada yun. Umma. Kung gusto kayo ka manghambog, ano mga daot ang mga kaya malimong mga mudunan. Wala na ka lang ang tanong. Thank you, ma'am. Salamat po. Ang solusyon. Hindi na ang manghambog ba nga mga... Nanira pa? Wala tayong mahimo, wala tayong magawa. Mao man yung gusto, mao yung gipakita, mao itimanta na to. Tumong ka mo ako talaga niya si Basti, oh. Niya. Papagupit nga ako yung pag-anon din, eh, no? Para mas magka-look-alike na talaga kami. Correct. Mo'y mutatak sa mga isip sa mga tao ba nga? Huwag ang bongkar! Naubos na ako yung burger. Nakakita ka na. Dirimis sa Tacloban, mga kaibigan. Wala pang setup yan, ha? Kasama namin ngayon si Mayor Basti Duterte. And, mawawala yun. Kami nga lalo ng maraming Pilipino mga Duterte. Ano mo yung sinisiraan si Tatay Digong? Lalo magagalit yung mga Pilipino to. Ano ba na sinisiraan? Sagol. Wala mo yung tamo mo yung pinabi, ha? Parang disagree ka. Sino nang mabuhay, John Lodi? Sige. Daming tao. Dito tayo sa kaharap ni, yung nakaharap si Basti. Oh, Basti Duterte, sana all, oh. Sana all. Kung nag-cover kami ng mga ganito, walawa. Daming tao. Oh, basta dumating si Mayor. Ganda ng katong ni Mayor Basti. Hindi ito. Nakapatuhin dito sa kabilang ninyo. Para mong ka-look-alike na talaga ano. Yan. Oh, yan. Oh. Haslo, alas, mga haslo pala kayo eh. Oh, wala pala kayo eh. Mga haslo pala kayo eh. Wala pala kayo eh. Yan kasi kahasloan nyo. Oh, balik tayo dito kay nanay, oh. Dito kay nanay, maganda rito kay nanay. Hindi pala, dito sa isa. Ito pala. Oh, speaking of ano? Speaking of interview, oh, eto, pakinggi. Kaya pala mahina, hindi pala nakabulim yung video. Buisit. Kaya pala nahihinaan ako. So, eto. I-share screen natin, oh. Papakinggan mo to, ha? Oh, mangingisda ng Sambales nagsalita na may patama kay BBM. Oh, pakinggan, oh, ito BBM, total mahilig ka naman sa ito, pakinggan. Siguro ang kahirapan natin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. Paano na, pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Tagay niya naman lagi si Marlip eh. Pabayaan niyo na yun. Yung unang mani. Sana po. Unang intindihin niya. Magiling namin kayo na mangingisda. Tulungan niyo kami. Hindi naman po kami tabad na mangingisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang ban-id lang yan. Proceed lang sa amin yan. Uy! Parang ban-id lang daw ang ayuda. Eh. Hindi ito ha, pera biro ha, totoo itong sinabi ni tatay na parang ban-aid. Totoo naman eh. Bakit na bang kuto? Hoy, ayaw mong umayos. Ha? Totoo naman eh, na parang ban-aid talaga ang ayuda.
eh kapag naubos na yung ayuda, paano na? Wala na. O ang tanong, mabibigyan pa ba kayo ulit? Ang tanong, may darating ba ulit na ayuda? Pero kung yung ayuda na yan, kung lahat ng ayuda na ipinamimigay is ginawa yan na pang lifetime na para mas makatulong sa taong bayan, eh di mas maganda sana. Eh kaso, ginawa yung pang samantala lang eh. Oh. At kasi ang gusto kasi mangyari ni Tamba, lalo na si Tambi, no? Si Tambi, isa lang yun, sorry. No? Ang gusto kasi nilang mangyari is, kasi alam nyo sa panahon kasi ngayon, ang mga nagbibigay ng ayuda talaga, maano yan eh, sa ibang tao kapag nagbigay ka ng ayuda, parang, alam yun, yung parang sobrang bait mo na. Ganun eh. Ganun ang nangyayari pag mapalagbigay ka ng ayuda. Pero so, wag ka ha. Buruin mo, magkano lang yun? 5 kilong bigas, 250. Siguro grocery nun, mga 150. So halin mga 700 pesos ang isang binimigay na ayuda. Oh. Eh kung ginamit lahat yan na pang matagalan, katulad yan, mag-angkat ng ibang uri ng... isda ang ating ano, kaya bigyan ng mga ano tong mga mangingisda na to, bigyan ng mga bangka, o di ba pang lifetime na nilang magagamit yun. Kasi po tayo ang ginagawa ngayon, puro ayuda, anak ng teteng, ano mangyayari sa ayuda? Buti sana kung bonbon may paayuda kayo, may ayuda isang araw dalawa wala na. Eh mas maganda sana kung yung ayuda nyo na yan, yung mga ayuda nyo na yan ay ginawan, ano nyo, inano nyo, pinag-isipan nyo na may ginay. Mas maganda siguro mga mangingisda, bigyan natin ng mga ano yan, bigyan natin ng bangka. O, matagal na nilang magagamit yun. O yung mga magsasaka, bigyan natin ng mga karagdagan na mga ano, mga pesticide tuloy. Ang tawag doon, yung mga pang ginagamit ng mga pang spray. O kaya, ano, yung traktura. Sa isang baryo, halimbawa, sa isang barangay. O halimbawa, barangay na ganito, may isang traktura doon. Yun ang pagka, ano, by schedule yung paggamit ng mga tao doon, mga residente. O, by schedule yun. Halimbawa, sa ganito, sa ganyan, kahit mga tatlo or isa or dalawa na traktura ang ibigay mo sa mga magsasaka, malaking ano, malaking bagay na sa kanila yun. Eh, anak ng teteng, ayuda, puti na bukas, wala na. O, tuloy natin. Kabukasan, wala na. 5,000, 2,000, sa 2,000 kami mangisda, hindi namin kailangan yan. Kung malaya kami may isda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dirisa ako. Uy, so pool yun ha? Pag eleksyon, kilala nyo kami. Pag naghihirap na kami, di nyo kami kilala. Ouch! Itong ano, sa pulsiyano rito. Ulitin natin, ang sarap pakinggan kaya, bakit ba? Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala. Oh, sino? Wala po kami. Oh. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Oh. Ito po. Sa pool. Ang sakit. It's so hard. Another kasa... Panibaan na to, dagdag sa pool na naman, sampal sa mukha ng tambaluslos. Ang lupit na, no? Po, diritsa po. Diritsa po, ang sinasabi ko, sasalubin ko po, diritsa po ako. Huwag po kayong sumama sa amin kami mag-iisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kami. Itong araw na po ito ay naimbitahan din po yung mga... representative natin sa mga iba't ibang lugar na Zambales na kung saan ay meron tayong mga Fishermen's Association, lalo na yung Masinloc, Santa Cruz at
Santa Cruz at Masinloc. Pero liban po dyan, meron tayong mga Fishermen's Association sa lahat ng bayan ng Zambales na bumubuo ng kung ano nagkakamil 32 group of fishermen. At ito nga, palagi pong may problema dahil yung usapin na hindi na sila pinapapasok sa bahod ni Masinloc. Alam na po naman natin na yung bahod ni Masinloc ay yun yung pinakamadaling mangisda. Marami pong tawag dyan eh. Ang tawag niya, medyo forward natin. Kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, urinti, tubig. Paano na? Pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Hangiling lang namin po, maparalan namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kunti po sa maraming pera. You know? Sana po. Hangiling namin kayo. Sana isipin ng ibang mga vlogger itong sinabi ni tatay, no? Na mas makontento kayo sa kunting pera. At dami na nang masasaktan dito. Iba kasi yung vlogger niya, nakilala namin nila Banat Bayat nila kay Spencer eh. Puta na, 4 the views lang talaga eh. Tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang bamid lang yan. Porsit lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. Tangin-angin. Sa pool day. 2,000. Sa tusit kami, mangisda. Hindi namin kailangan yan. Kung malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala. Dahil maliit lang po kami. Hindi. Alam mo, kuya. Okay yung ginagawa ni Bibi. Mag-focus lang sa West Philippine Sea. Puro West Philippine Sea lang. Oo, tignan nyo. O ngayon, yung mismong mangingisda na nagsasabi na ang dapat tutukan nyo is yung kahirapan namin. Hindi yung puta na Maninise, o West Philippine Sea, o ano pa, o Pugo, ano pa, o Pidealik, o ano pa. Tangin ng yan. Tangin ng yan. Pero siguro, baka diversion tactic na naman yung sa PDEA leak na yan kasi sa yung issue ni BBM kasi alam niya mapag-uusapan, so diyan na naman babaling yung focus ng mga tao para hindi na naman mapansin yung kalokohan niya, no? Kaya no, mismong mga ngisda na nagsasabi na yung ayuda na yan parang band-aid lang yan. Na kapag niluto mo yung ngayon, bukas paano naman? Ngayon, busog ka, bukas gutom ka, ganun ba? Ang lupit nyo. Ay, loko. Sinong tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami? Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diritsahan po. Diritsahan po, ang sinasabi ko sa salubin ko po, diritsahan po ako. Naku, yari ka dyan, kuya. Tigasan yan. Sabi ni Mami Tars. Masamin kami mag-ingisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kami mag-ingisda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Yun! Mamawala kaya ang sampare nyo. Tubong subik. Eh, ako sa'yo, tatay. Parang lasing. Joke lang. Dito tayo sa isa. Ito, ihanda nyo na yung mga mata nyo, guys. Guys, ihanda nyo yung mga mata nyo. Ihanda nyo na yung mga mata nyo. Sure bull tayo, mag-iiyakan tayo dito. Nung naging presidente siya, wala siyang tao. Pinalampas, lahat tinulungan niya. Mm-hmm. Kaya ako natatouch. Doon sa ano niya, sorry. Sige, okay lang, ma'am. Sorry lang po, kasi hindi naman sa... Talagang doon ako naramdaman ko na may puso pala talaga siya sa kahit mahirap na tao or mayaman, wala siya ay naano. Tinutulungan niya. Ma'am, linawin lang natin. Ma'am, lahat ba ng mga matatira dito, ma'am, ay mga biktima ng Yolanda? Yes po, lahat po biktima ng Yolanda. Kasi hindi naman po sila, hindi naman po pwede na magpunta dito na hindi po biktima ng Yolanda. Lahat po kami. Anong taon, ma'am, na-distribute ito sa... Actually, ako, 2018 na ako na dito. 2018? Yes po. So, during Duterte admit? Yes po. Hindi ko na po.
Ma'am, bukod sa pabahay, ma'am, during after Yolanda sa Baguio, ano pa ba ang naitulong ni Tatay Digong sa mga biktima ng Yolanda? Marami po, sir, eh. Kasi nung naalala ko nung Yolanda, malaki namang truck ang nakapunta dito, yung mga dump truck. Mm-hmm. Nakalagay naman Davao. Yung ano namin na baka sa kanya yun. Kasi wala naman nakalagay doon Duterte. Pero nakita lang namin, yun lang ang iniisip ko nung nag-Yolanda, nabasa ko Davao. So isip ko kay Duterte. Guys, wait lang. Wait a minute. May papakita ako sa inyo. May nakita ako eh. Tignan nyo ito, dali. Love trip talaga to. Tignan nyo. May nakita kasi ako. Guys, kung sino yung malinaw ang mata, may napansin ba kayo? Ito po ha, Duterte Housing Project Yolanda to. No? May napansin po ba kayo? May napansin kayo, guys. Sa picture, kayo po ba, mga kaibigan, may napapansin po ba kayo? Sa picture po ha, tingin kayo sa picture, dali. Paunahan kung sino yung nakapansin, dali. Asan? Ano napansin nyo? Ano napansin nyo sa picture? Sirit na ba? Maliit, hindi kita. O, ito. O, yan. May napansin po ba kayo dyan sa mga picture na yan? Anong napansin nyo? May kubo. May kubo natin, o. O. Ito po yung housing project ng mga Duterte. So, ito, papakita po natin, ha. Okay? Wait lang ha, medyo visit. Medyo loading lang po ang ating G-internet, nag-G-internet. O yung ating G-internet, ay asan na? Ayaw mo, pakita mo naman ba? Okay. Ha? Housing project, tingnan niyo yung housing project ni Tatay Digong. So, eto. I-screen na lang natin sa inyo. Ayan. Housing project, Duterte. Tingnan nyo yan, ang dami. Yan po yun, diba? Hindi yan kahoy, ha? Hindi yan kubo, ha? Housing project sa ano to? Basay, Samar. As part of Duterte administration effort to fulfill the housing needs of Yolanda victims. Yan po yun sa mga Duterte. Ito naman po yung sa mga Dilawan. Handa na ba kayo? Handa ka na ba na makita housing project lang Dilawan? Yan po. Nakikita nyo ba? Housing project na Dilawan, ang laki. Sobrang tibay. Tati Joy Palma, shoutout. Ma'am Rose, shoutout po. Ha? Sabi na, Barbie! Tangina. Ang lupit, diba? Ang laki. Uy, kalahin mo nagkasakay dyan sa loob. Ang dami dyan sa loob, ha? Hindi ba bumitaw yan? Tangina, inaamag pa yung ginamit na ano dito. Presko, hindi. Presko nga daw. O, ngayon, i-re-research po natin, ha? I-re-research po natin. Total, nakita nyo naman yan. So, dito tayo sa isa. Okay, dito tayo. Wait lang, i-re-research natin. So, na yan. I-re-research po natin yung, kasi baka sabihin nila, kahoy lang to eh. Ito to, kanino ba tong housing project na to? Kay, mag-re-research po tayo kay Marcos.
Okay, magre-research tayo kay Marcos sa kung ano ba yung nagawa niya sa Yolanda. So, re-research po natin yan na makikita nyo dyan sa screen. Oh, Marcos, Marcos Jr. Housing project Yolanda victims. Oh, yan. Asan? Bakit yung kay Duterte pa din yan? Asan? Ito, yung sa Aklan. Ito siguro yung sinasabi niya. Oh. Halos po, wala pong lumabas. Ano? Nakita ba kayo? Asan? Asan yung pabahay project ni ano? Ni Marcos? Meron ba? Wala. Nga. So, ibig sabihin, sana naman po kasi, bago kayong magngangawa, ipatunayan nyo muna may nagawa kayo. Hindi wag lang puro ngawa, dapat may patunay din. Ha? Sa madaling salita, dapat may ebidensya kayo. May ebidensya kayo na kahit na pang ano lang ba, pangyabang lang ba ha? Eto, housing project daw to ni BBM. Eto, tingnan natin kung housing project nga talaga to ni BBM. Marcos Jr. orders fast tracking of Yolanda housing project. Tingnan, order pa lang to guys. Order pa lang. Eto, order pa lang to ha, order. Ano to? Yolanda rehabilitation on track place. Kanino to? Eto pa yung kay Noynoy eh. Ano to? Ito data of President Assistant especially concern of the Yolanda project. Ano to? 146 billion. Wala naman December 31. Bakit si Marcos ang ano yun fake news? Presidential spokesperson. Wala naman, hindi naman kay ano to, hindi naman kay Marcos to eh. Kaya po yung pabahay na yan, hindi naman kay Marcos, kay Ninoy, kay Ninoy pa ata yan eh. Late-late niya, no? Baka sa iba yan, talaga to. Tagal-tagal na nito, oh. Yan yung lumabas kasi dito sa ano eh. Hindi naman yan yung pabahay project ni Marcos. Eh, anak ng teteng naman mga pa-fake news kayo. Pa-fake news lang yung mga pabahay project ko nun ni BBM. Wala naman. Meron ba? Anak ng titing. Tapos yung mga dilawan ng mga ayayabang. I-research po natin ha. Noynoy Aquino. Housing project. Wait lang. Project of... Bagal ako magano. Malayo kasi yung ano eh. Yolanda. Victim. Sabihin natin ng S. Victims. Eto. Putain na ano to. O yan yan. Punta lang na plywood. Ano to? Plywood. wait lang. Parang may napansin ako sa picture na nakita ko. Sino? Sino yung nasa tabi ni Noynoy? Guys, may napansin po ba kayo ulit? Sa picture? Saan yung picture? Hoy, bakit ganun? Iba'y lumalabos. Yan oh. Gagi. Gulat ako dun ah. So, nakikita niyo ba to? Bakit ayaw i-view? Picture natin. Saan? Tingnan natin dito sa download ko nandito. Wait lang ah. Tingnan natin sa download ko nandito yung picture ah. Anak ng tingting. Face.
May napansin ba kayo? Ha? May napansin kayo dito sa picture na to? Oh, ito. Oh, wait lang. I-save natin. Paano ba i-save to? Save. Save. Oy! Oy, ano nangyari? Ano nangyari? Uy, nasan na ako? Nawala, tuloy ako. may napapansin kayo? Loko, si Trililing yun, tsaka si Tambaluslus, o katabi ni Noynoy. Ano ba lakihan kasi ito? Ano? Kita nyo ba yan? Minecraft natin. Okay. Save. Copy image. Ayan o. Ayan o, si Tamba yan o. Si Tamba yan nasa gilid o. Kita nyo ba? Alam na, miss. Yan na. Ayan si Tamba yan o. Asa na? Tamba, kamusta ka na ba? Anak ng teting, kaya naman pala. Oo, kasama ka pala ni Tamba dati ha. Kaya pala ha. Oo, dilawan ko talaga. Ang laki ng picture. Wait lang. Isisave natin guys. Mas maganda isave natin. Save natin. Ha? Save natin yung picture na yan. Hanapin ko yan. Wait lang guys. Wait lang ha. Kadyot lang. Noynoy Aquino. Para mas laki yan natin. Noynoy Aquino. Housing. Project of Yolanda Victims. Kadyot lang. Ay siya nga talaga. Siya nga talaga guys. Siya nga talaga yun. Oo, siya nga. Grabe, sobrang tibay nitong mga bahay na to guys, oh. Oo, Yolanda Victims. Yan, isisend ko sa G para malakihan natin. Isisend natin. Grabe, sobrang tibay pala ng mga bahay na to. Hindi ko sukat akalain na ganito pala katibay ito. Grabe talaga. Ito dito, nasa Gmail na natin. Visit na buhay ito. Pero okay na rin, no? Kahit pa paano may nasilungan. Pero panandalian lamang. Ito lang, sir, research natin sa Gmail. Okay, Gmail. Muna tayo sa Gmail ko, guys. So, ito na siya. Saan yung picture? Ilabas mo ang matinding picture! Asa na? Asa na ang picture? Ba't tayo mo mag-play? Ang ina na internet natin, guys. Sorry. Gulat ako dun, no? Magkatabi pa talaga pala sila. Iba din, no? May ano din. Iba rin yung ganap, no? Ang lupit. Iba talaga ang ano, no? Iba talaga si Google, eh, no? Minsan nambibisto si Google, eh. hindi nga si Trililing. Ito yung isa. Una na, ayaw mo tayo ma-play. Ang bagal naman itong ano na to. Ayun, no? Ayan, sino yan? Oy. Tana, nagloko na. Hoy. Sino yan? Guys. Tana, nagloko na. Ulitin natin. Sino yan? Sino yung katabi ni Ninoy? Sino yung katabi? Awag ko ba isi? Ba't nakita ba? Kita ba? Hindi yung kita. Excuse me!
Grabe, oh. Kaya naman pala, eh. Oh. Oh, ay, sobrang tibay, oh. Oh, ay, grabe, ang tibay. Parang hindi to kahit ilang bagyo ata dumaan. Kahit ilang bagyo ata dumaan nito, hindi masisira to. Ay, grabe, oh. Oh, katibayan na nakahoy talaga. Oh. Ay, grabe, ano, oh. Oh, nanggigil pa si Nayngay dito. Sabi, ang tibay. Ang tibay ng pabahay project ko na to. Tanya na, tinipid yung taong bayan eh, no? Oh. Oh, ano yung mga baring ba? Ano yung mga barong-barong? Ayun yung ano, binigay ni Nayngay Aquino sa mga taong bayan nung ano, nung panahon ng Yolanda. Oh, ayun yun. Oh, kita, di ba? Ang lupit, diba? Ayan, o. Oh. Oh. Oh, tungtuwa pa yung kasama niya. O, oh, mukha rin naman ulupong. Ay, grabe. Tapos kayo, sisisihin nyo. Ito pa isang patunay. Oh. May idea kayo, maliban sa pabahay na nagawa ni former President Rodrigo Duterte dito sa Tagloban, meron pa ba kayong alam na mga proyekto ng nakaraang administrasyon na nakikita ngayon o na papakinabangan ngayon? Pwede mo, Timoto, Cheryl. Yes po, yung road, bypass road. Opo. Kasi yan naman po ang project niya eh. Yan ang ano namin, kahit saan. Ay, itong bypass road, dati sa kanya talaga yon. Ano pa po? Hospital. Hospital na yes po, yes. Oo, yung hospital. Ano pangalan ng hospital yun, ma'am? Yung AVRMC. Anong ano yun? Sa region yan eh. Pero parang wala ng R. AVMC na lang. Sige na lang. Eastern Visayas. So, sumadali. Eastern Visayas. Region, may regional man dati. Regional. Pero ito na ngayon. Eastern Visayas, wala ng R. AVMC na lang. So, yung hospital na yan ay pinagawa na Duterte yun. Sa pa naman yun dati. So malinaw po na ang nakaraang administrasyon maraming nagawa dito sa Tacloban. Oo, sa ano lang, sa akin lang, mayroon naman din. Opo. Oo. Malinaw naman po na nakatulong naman po dito sa amin. So repasuhin na po natin yung mga nagawa ni former President Duterte, ma'am. Itong pabahay, bypass road, at saka yung hospital. Ay, patay na ba? Baka meron pa iba. Oo, meron pa, ma'am. Hindi namin na... Oo. Wala po ako ano kasi dito sa pabahay. Hindi ko alam na ano, wala na pala. Marami pa siguro. Pero... Patay na pala si Noynoy. Guys, hindi ko alam. Patay na pala si Noynoy Aquino. Hindi ko alam ha. Grabe naman si Noynoy. Hindi niya ako in-inform. Patay na pala siya. Kalsada pa. Bukod sa mga... Oo. Ito dito yung ano, yung kalsada dito sa Panorte. Ayun. Ayan. Oo. Mm. Sa kanya naman po yun. Gumaganda po. Yung mga kalsada noon na hindi nadadaanan, napaayos ng Duterte. Yung tubig. Tubig din. Yes, oo. Saan pa tubig? Tinutupin niyo po. Ah, prime water kasi ngayon eh. Mm-hmm. Oo, kaya sa kanya pa naman yun. Lord Duterte. Oo, paano kami dito. Saan po pumapasok yung tubig ngayon ng mga, sa mga bahay? Sa mga bahay na po. Doon sa proper, sa poblasyon. Hindi, dito sa ano, dito sa Norte. Ah, lahat na. Lahat kami may paano na. Yung may mga kayang magbayad, nakapaano na. Meron naman silang, yung iba wala kasi dito. Tinatanong kasi namin yung mga taga-Tacloban, meron silang naitulong ang tatay ni Tatay Digong na hindi talaga daw nila makakalimutan kahit anong mangyayari. Alam mo pa ba yun, ma'am? Ano po yung tulong ng Duterte after Yolanda na hindi daw talaga makalimutan ng mga taga-Tacloban? Sa amin naman, sa akin lang ha, sa akin lang. Ang naitulong na hindi ko makakalimutan, hindi ko talaga makalimutan itong house and lab na pinamigay kahit kailan. Kasi habang buhay at sa mga anak... Ano house and lab yun pinamigay? Kahit diba? Kailan. Hindi ito pwedeng makalimutan habang buhay din siya. Na na-feel namin yung ano niya sa amin, yung awa. Na-feel din namin. Kasi totoo naman eh, na hindi naman sa nag-ano, na totoo naman talaga na malaking ano niya to sa amin. Tulong. House and lot. Oy. Ano yan? Bakit pinapakita niyan?
Pakialam ko ba, sino ba ang mga kumain na mga hindi punggol na yan? Si Rang, si ano pala to? Yung jowa ko, si ano? Si Julia Barreto pala yun. Oh. Yung aftermath ng Yolanda, dahil mayor pa si Tatay Digong, pumunta lahat ng medical team. Yung mga rescue team, pumunta 911. Yung sinabi mo kanina na may mga relief goods na yun. Ay, oo. Yun yung pinakaunang nag-response, yes. Mayor Duterte that time. Nakita mo rin yung ma'am? Nakita ko, actually dati, kasi wala pa ako masyado ano sa Facebook. Nakita ko na lang yung ano niya na naghingi siya na parang nagmamakaawa na, maawa naman kayo. Yung galit na galit siya doon. Yung galit na galit siya. Oo, nakaiyak din ako nung napanood ko siya na, tulungan niyo yung Tacloban, di ba kayo naawa? Ano nangyari para sa akin na tumulod na yung luha niya nung nakita niya na lumubog ang Tacloban talaga. Totoo naman. Kasi nakita namin yung ano, kasi ako wala akong cellphone, hindi ako ano, nung nakita na lang, nakita ko na lang sa huli na ganun siya kasi sir tumulong sa amin daw. Bakit ka naiyak mo? Na-feel ko eh. Sige, naramdaman ko kasi ang ano, na-feel ko na totoo siya para sa amin. Nagmamalasakit siya sa mga mahirap. Hindi ko talaga makalimutan yun. Na kahit hindi siya taga rito, nung naging presidente siya, wala siyang tao. Uy, grabe. Kahit hindi siya taga rito. Pinalampas. Lahat tinulungan niya. Mm-hmm. Kaya ako nakatouch. Doon sa ano niya. Sorry. Sige, okay lang, ma'am. Sorry po. Kasi hindi naman sa... Talagang doon ako naramdaman ko na may puso pala talaga siya sa kahit mahirap na tao or mayaman, wala siyang ay na ano. Tinutulungan niya lahat kami. Grabe. Kasi ma'am, hindi lang ikaw yung natatouch nun kasi halos lahat ng taga-Yolanda o taga-Luman ay yun ang hindi talaga makakalimutan. Yung biglang dumating yung isang Rodrigo Duterte kasama yung team ng 911. Nagre-rescue lahat ng mga patay, ma'am, kasama yun. Oo nga eh. So, talaga, nakita ko naman yung ano nila, yung truck na mga malalaki. Naramdaman niyo po ang tunay na pagmamahal ng dating Pangulo? Yes po, doon ko po nakita, kaya na-touch ako kasi. Doon ko po na. Samantalang hindi pa siya Pangulo noon. Hindi pa po. Nung Yolanda, pumasok si Yolanda. Mayor pa lang siya noon na Davao. Yes po, naano ko talaga na nagpapamahal talaga siya sa bayan. Kaya mas lalo na nung naging presidente na siya. Yes po. Kaya nga, malaking tulong itong house unlock na pagkain niya sa akin. Kasi hindi lang sa akin, sa mga anak ko, sa mga apo pa rin. Bye. Siguro, isa ng malaking katotohanan to, no? Na may ginawa talaga ang mga Duterte sa ano? Sa Yolanda? Sa ano? Diyan sa Tacloban? Oo. Siguro naman. Baka mamaya eh, kung ano na naman sabihin niya, no? Yung mga tulunggis naman na, no? Kung tuwa lang. Huwag pa sila eh, oh. Sabi nila, ay, grabe si BBM. Yan ang pangulo ko, matapang. Sabi niya, oh, grabe ng mga tanso vlogger. Yan ang pangulo ko, matapang. Oh, Duterte, basag ka. Hindi nila alam, sila yung nabasag. Nag-iisip kasi sana bumalik sa kanilang lahat eh. Parang tinrigger lang. Alam niya ha, sa totoo lang, parang yung ginawa ni Marcos, parang ano, no, parang tawag dito, parang pinukaw niya lang yung mga DDS support, mga DDS sa totoo lang. Parang pinukaw niya na talagang ano, ngayon pahiya siya, ang dami naglalabas ng katibayan na maraming ano, maraming ginawa. Oo, maraming ginawa si ano, maraming ginawa si Tatay Digong sa Yolanda. Pahiyang-pahiya sila ngayon. Oo. So eto, pag-usapan naman natin yung rally. Oo, yung rally. Eto to, panoorin natin tong rally na to. Okay, wait lang, i-share screen lang natin. Panoorin natin tong rally na to sa...
Maisog. Ang lalaki po ng ano, paninda dito sa likuran ko kasi ang laki ng mga transformer. Grabe. Ano bang update diyan? Ano bang nangyari pagdating niyo? Ito po yung update. Kakarating ko lang din po a partner at Mark. Dahil yung paninda daw sa Bilibisdak. Mo kasi medyo mahal. Tayo paninda Bisdak. Umabot yata ng 20,000 kaya pang Japan na yan ha. Pang Japan na ho. Oo, pang Japan. Ano yayaman na sila diyan? Ormoc. Kakarating natin, nagulat tayo dahil nabutan natin itong mga maladambuhalang mga truck na nasa likuran po natin. More or less, nasa 20 plus itong mga truck na ito. Marami. Hello, punong-puno. Yung mga backhoe yata, dalawang backhoe. May mixer din. Nakatambay. May mixer din, kompleto. Ang ayon sa ating impormasyon, wing van pa. I-auction mo ito. I-auction daw. Binibenta daw ito. Binibenta raw? Sure ka? Yun yung sabi nila. Oo, ayun ang sabi nila. Kaso nga lang, napakatay ko yung auction ano, pagbibinta nila kasi yung auction, panahon sa panahon pa ng rally. Yung ob-ob. Ito talaga itong administration natin eh, no? Akbang maisog rally. Oh. Ito po ay Freedom Park po ito, partner. Ha? Freedom Park ito, pero napuno po ng ano. Hindi yata Freedom Park, kundi Freedom Car. Freedom Car yata. Freedom Truck yan. Yeah, Freedom Park din yan. Parang kagaya din yan dun sa Negros. Freedom Parking Lot. Parang ganun na ho. Pero kagaya ba? Reset Freedom Parking Lot. Freedom, ano yan? Freedom Truck. Oh, visit na yung gagawin po. Ay, Sir Frederick, mag-alam shoutout. Ay, love po. Ano na yun? Sa inyo mga pag-iisip talaga nito mga chat na natin si ano si Bisdak. I-wide chat natin buong buong ayan oh. Ayan po. I-full natin. Oo nga. Mga transformer po ito, maulan-ulan dito, makita niyo po, ang dami po ito, mga 20 plus po ito ha. Ay ganun. Na mga truck. Ayan oh. Dami. So marami po ito. Mga negosyo ano ba 'yan? Negosyo ng private or ng government? Yan ang hindi natin alam kung negosyo po ito ng private or government kasi napapansin po natin dito sa kaliwang side natin nandito yung mga kapulisan, anti-riot police yata ito eh. Oh. Kasi mayroon pananggalang. Pananggalang na dalas sila. Ano ba yun? Kalasag. Oh, nag-expect ba sila, kalasag? Nag-expect ba sila na merong maraming dadag sa dyan para bumili ng mga truck? Yan ang hindi natin alam kung... Baka hindi. Alam ko na, Admar Bisdak. Kaya pala ipinarking yan dyan. Kasi nga, parang ano eh, alam naman nila na dadagsain talaga ang rally dyan sa Maysob, sa Tacloban. So yung mga truck na yan is, ano talaga yan, baka mamaya kasi yung mga supporters ng Duterte ay mapansin yung mga ino-auction or mga binibenta nilang truck. Para siguro ibenta dun sa mga magrarally. Kaya yan nandyan. Baka ganun. Utak nila nasa talampakan, pa-deliver nga ng opisina ni Tamba. Dami siguro basura dun. Ito, too much of unlicensed. Tuloy natin. Ikaw, bibili ka rin. Gusto mo. Nako po, sa hirap ng panahon, kahit haka-haka lang, Pero yung ano dyan, wala ka namang natanong pa kasi kakarating mo pa nga lang. Wala ka bang natanong kung kailan ba na ipinarada dyan? Ayon sa aking sagap na impormasyon kahapon pa daw ito, partner. Pinasok po nila ito dahan-dahan itong mga truck na to para bang... May mission sila na talagang punuin po itong Freedom Park ng Tacloban ng maraming truck. Okay. Ang kanilang mga rasunis dito, auction o mano, ang tanong, meron na bang nag-inquire dito sa dami ng truck na yan? Pero kung auction yan, bakit dyan sa public na lugar? Correct. Ano? Ang masakla po dito, no, isang malaking katangahan. Alam nyo, ano to yung malaking katangahan to? Alam nyo kung bakit? Kasi yung una na Freedom Park yan. So, tsaka public yan. Kaya nga Freedom Park eh. Pangkalahatan yan. So, ibig sabihin, private area na pala yung Freedom Park na yan. Kasi, isipin nyo maigi, sa pangkalahatan yan, pero ginawa nila dyan, no? So, sinolo.
pinasolo nila. So, so ibig sabihin, kung gagawing bentahan yung Freedom Park na yan, so ibig sabihin, yung may-ari ng mga truck na yan, or kung sino man negosyante yung may-ari niyan, nagbayad mismo dyan sa Freedom Park kasi inarkilahan niya yan eh. Tama ba ako? Inarkilahan niya yan eh. Yung Freedom Park. So dapat pala, dapat pala sa nagmamanage ng Maisog Rally, dapat pala nag-ano kayo, eh binabayaran pala yung mga Freedom Park dun eh. Dapat nagbabayad kasi kayo. Tatay Bigong, pakisabihan mo yung mga nag-coordinate, yung mga nagsiset ng Maisog Rally, magbayad kasi sa mga Freedom Park para payagan. Hindi, diba na to naman? Kapag mga ganyang ano kasi, ano yan eh, binabayaran yan ng mismong may-ari ng ano, kung halimbawa gagamitin mo yan. Tapos, kasi sinulok, kaya nga Freedom Park, pangkalahatan. So, walang pwedeng ano dyan, walang pwedeng magkaroon ng event dyan. Diba? Pwede naman, pero by schedule. Eh tapos, unang-una, kung ang pagkakasabi dyan eh, mas nauna pang nakapagpaalam or nakapag-set ang Maisog Rally kaysa dyan sa mga truck. Eh, ba't inuna yan? Diba? Kaysang kalukuhan eh. Ang nag-arkila, Boss Jay, imbis na magbayad sa renta, sila pa binayaran. Yun talaga. Oh, ang ano talaga dito, hindi talaga yung mismong nagrenta yung nagbayad, kundi sila pa yung binayaran. Ito to naman. Oh, mabuting yung kabisdak, sinakyan mo na lang yung script nila. Pag pa-serve na ng tatlong truck. Oh, bakit wala na ba tayo gagawin para mapatalsik yan? Sunod na. Ay, kaya ano kayo magtanong? Kapag about sa mapatalsik si BBM, kay Marley ka po kayo magtanong. Oh. Kasi, katsaka kay ano, kay Jonathan Morales. Kasi, so, diba, sabi nyo, si Jonathan Morales ang bagong bayani ng bayan. So, kapag may katanungan kayo na bakit ba hindi matanggal-tanggal or hindi mapabababayan si BBM, eh, wala pong ibang pwedeng kasagutan niya kundi mag-itanong niyo po kay Maharlika at GM kasi sila po ang bagong bayani ng bayan. Sabi ni Mami Teresa Arong, paotot lang nila yan. Oh, ito ba? Oh. Malapit na ang ICC, ingat kayo, asa na? Ah! Alaklad teteng! ICC? Eh baka mamaya yung presidente nyo talaga yung kukunin ng ICC. Baka umiyak-iyak kayo. Ha? Baka umiyak-iyak kayo, ha? Ano ba ang common na ginagawa dyan sa lugar na yan? Maraming mga nagtatambay. Ano ba? Kasi dito kasi sa picture, di ko alam kung kay Pambansang Loyal ito. Dito sa picture na ito, ano lang eh, yung parang plain lang na square, hindi siya kagaya dun sa Freedom Park namin sa Dumaguete, na parang may garden din, may mga lugar yun, so na pwedeng pagtambayan. Yan ba ay ano, malapit sa paaralan? Ano bang nakapaligid dyan ng mga ano, establishment? Ano ba yung building dun? Establishment dito, malapit sa simbahan, may okay. may simbahan dito. Natambayan nga yan. Side ko, tapos may mga establishment. Paaralan. Natambayan yan. Malapit dito sa paaralan. Ah, so malimit dyan ano? Tambayan ng mga estudyante. Oh, actually, maraming estudyante dito kanina, yung hindi pa umulan, nagpa-practice po sila, siguro sa schools nila. Tama. At yung tignan nyo, pinagpapraktisan pala ito ng mga estudyante. Eh ngayon, halimbawa, kung may sayaw yung mga estudyante na mga tiga dyan, ang magagamit lang nila dito lang sa taas. Yung sa baba, hindi na. So, paano pa naging Freedom Park yan?
nandun pa nga ho sa stage, yung iba nasa kabilang sa tapat ng ano na to, Freedom Park. So tambayan talaga ito ng mga estudyante, dinadayon ng mga estudyante. Doon tsaka alatado naman na to na talagang mga tanga lang yung Tansu vlogger, deny ng deny dito. Sabi pa nila, oh, sabi lalo na si tanga, si Ulo Tanga. Oh, sabi ni Ulo Tanga. Sabi niya, kasalanan ba ni Marcos na may mag arkela ng Freedom Park? Sabi ko, bobo ka ba? Kaya ka Freedom Park yan eh. So, tapos mapaparadaan mo ng mga truck, pang kalahatan yan. Para sa lahat ng mga tao, mga residente sa Tacloban yan. Eh malay natin kung Chinese or anong bansa yung may-ari ng truck na yan. Bobo lang. Hindi daw kasalanan to ni BBM. Tanga-tanga. Tinakalungkot nga ho, paano po magagamit ito ng mga tao? Eh, ginagamit na ng mga dambuhalang transformers na nasa likod natin. Transformers. Eh, pag tinignan mo, meron naman ding mga upuan, may ilaw, yung gitna, sementado, yung gilid, meron din naman mga ano, parang mga halaman sila dito, mga kapartner. Oo, eh, ano ba sa tingin mo? Nagkataon lang? Sinadya? Aba, naluko na. Ang tindi naman ng pagkakataon na ito. Bakit? Parang nahilig yung mga ganyan, mga lugar na pagsasagawaan ng may mga ganyan. Naalala ko, lahat na yata ng Hakbang Maisog Rally, merong nakaharang ng mga truck simula nung nasa Bulacan pa. Naalala ko lang. Tama pala, no? May truck pala doon sa... May ano? Truck din eh. May truck doon sa Bulacan. Malaki din yung truck na yon. Doon naman sa Negro, sa Dumaguete, sa amin. Mga traktor. Traktora. Meron ding bako. Meron ding mga dump truck din yon. Dahil aayosin din daw nila. Ford. At saka partner, hindi ko po alam kung merong mga Ford dito, merong mga private vehicles na mga Ford sa dulo, makikita mo sa dulo, may mga kotse doon yun. But yun. Same din, pareha din yun, no? Itsura? Baka auction din po yata yan. Uy. Auction din po yata. Eh baka alam nila na magsasagawa ng maisog halisan, meron na silang target na market. Kasi maraming taong pupunta. Yun yung bebentahan nila. Kaya nga, nagaya ng sinabi ko kanina, sabi ko, baka pagbebentahan yung mga magrarally, kaya nila ganyan dyan. Ang lupit, diba? Baka kasama ka sa bibinta, nakala siguro nila, darating ka. Naku po, wala tayong ano. Eh, kumusta naman yung weather natin na dyan? Gaano kalakas ba yung mga pag-ulan? Buti nakadala ka ng payong. Actually, low pressure lang naman po ang dinaranas ngayon ng taga Tacloban ngayon. Pero may bagyo na, ha? Bagyo, may bagyo, Agon, pero... Pagpunta na dyan. Partner, hindi pa naman po malakas. Tamtamang ulan lang, tamang-tamang ulan lang, walang hangin. Mm. Hindi pa masyadong maramdaman mo yung... So, ito, dito tayo sa isang kilalang video. Kilalang dating kaalyado ng mga Marcos, nagsalita kontra sa administrasyon dahil sa mga akusasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, particular na sa issue ng Umanoy Gentleman's Agreement. Ano naman itong gentleman agreement na to? Calabroso. Sunod-sunod ng mga dating kaalyado ng mga Marcos ang tahasang nagsasalita ngayon laban sa administrasyon ni Paolong Bongbong Marcos Jr. Kabilang dito si Attorney Glenn Chong, kilalang supporter noon ni Marcos sa naghain ng election protest laban kay Lenny Robredo noong 2016 elections. Sa isang program online, sinabi ni Chong na ang pagdidiin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapin ng Umanoy Gentleman's Agreement nito sa China ay ginagamit lamang na smokescreen o pantakip sa totoong problema ng bansa at personal na interest ng Marcos. Ito yung smokescreen. Mm-hmm. Ito yung itong smokescreen. Itong mga akusasyon nila laban kay President Duterte, ito yung smokescreen. Ay, salamat. Ito huwag kayong magagalit sa akin. Pero nagpapasalamat po kay Attorney Glenn Chong sa wakas na iba na po yung topic niya. Kasi minsan nauumay ako, guys. Kasi paulit-ulit si, minsan kasi si Attorney Glenn Chong, paulit-ulit siya sa... smartmatic. Pero ito, sa wakas, nag-iba na.
para pagtakpan, mapagtakpan in the hopes na mapagtakpan yung issue na hinaharap ngayon ni Mr. Marcos Jr. Isa sa mga sumambulat na issue ay pagkakadawit sa pangalan ni Marcos sa illegal na droga na una na rin ibinunyag ni dati Pangulong Duterte. At kamakailan nga sa Senado ay binuksan na investigasyon sa PNEA leaks kung saan dawit din ang pangalan ni Marcos Jr. sa isang pre-operation report ng PNEA noong 2012. Tinanong noon si Marcos kung totoo ba ito. Pero sa halip na direktang itanggi o aminin ang pagkakaugnay sa illegal na droga, ay kanya lamang itong tinanong. Ang cute. Adik ka po ba? Diba na, kaya nga eh, alam niyo yung ano. Ang cute oh. Oh guys, ang cute. Nakikitan ba kayo? Alam niyo yung sinasabi dati ng mga vloggers, katulad ni Cash Jarrett, ni Abe, kay BP Sara about dun sa no comment. Alam niyo, bumalik sa kanila lahat yun. Tignan niyo yung ginawa ng presidente nila. Tinatanong kung gumagamit po ba kayo. Sabi yan, ako buday. Ako buday. Ito. Boss Jay, out of topic lang. May mga na nagtutulak ng droga na nakakulong at binigyan ng parol at akala nila di sila tinitiktikan tapos bumalik ulit ang pagtutulak. At pag pinatay, isisisi kay PRD. Oh, pwede rin mangyari yan. Sa Davao, kapag may ganyan at pinatay dahil sa drugs, sasabihin ng mga tao doon, yan kasi hindi nagbago. Alam na this. Alam na. Oh, alam na. Oh. Babaon muli ang Pilipinas. So, babaon daw muli. Oh, ngiting bangag talaga. Oops. Badyan, grabe ka naman! Kamoto-moto, grabe ka naman! Mga pangusga ka naman! Napakasama mo! Grabe ka, kamoto-moto! Huwag kang ganun! Grabe si kamoto-moto! Grabe ka kaya, no? Ang cute. Gagay, ang cute nga talaga. Wala, panis kayo sa presidente nila. Oh, ngayon, sino mas matimbang? No comment o yung ngisi niya? Wanan, binigyan din naman ni Chong na hindi patas ang ganitong gawain ng Marcos administration laban sa dating Pangulo. Alam naman natin yung administrasyon ni Marcos. Si President Duterte ang ginagawang boogeyman eh. Oh, boogeyman nga. Oh, ginagawang boogeyman eh. Pananakot sa taong bayan eh. Ay, grabe naman yung boogeyman. That's unfair to the former president. Grabe yung boogeyman. Sa pinitaw sa pingayon ng umano'y new model agreement, naging isang scapegoat si Vice Admiral Alberto Carlos na dating Westcom chief. Ang nakikita ko dyan, si Admiral Carlos ang ginawang scapegoat eh. Bakit? I don't think that he will bind the country to any agreement without the prior approval of his superior. Sa issue ng new model agreement ay ginigiit ng China na mayroon naman itong kasunduan sa Pilipinas para sa maayos na resupply mission sa West Philippine Sea, particular na sa Ayungin Shoal. Ngunit itinanggi ito ng Pilipinas. Kasunod nito ay naglabas naman ang China ng umano'y wiretap audio conversation sa pagitan ni Carlos at ng isang Chinese diplomat. Itinanggi naman ni Carlos na mayroong secret deal matapos ito ay nawala na siya sa pwesto bilang Westcom chief. Wait lang. Tama ba yung narinig ko? Itinanggi ni Carlos na may secret deal. Sino? Tama ba si Duterte ba yung tinutukoy niya rito o si Marcos? Kasi kung sa Duterte, ang tinutukoy dito ni Vice Admiral Carlos ng Marcos Admin sa issue ng new model of agreement dating kaalyado. Wait lang, ulitin nga natin. Okay. Tap audio conversation sa pagitan ni Carlos. Sino ba ang tinutukoy niya rin? Isang Chinese diplomat. Itinanggi naman ni Carlos na mayroong secret deal matapos ito'y nawala na siya sa pwesto bilang Westcom chief at nag-file ng leave dahil sa personal na dahilan. Samantala, malayo at kakaibang paraan ang pakikitungo ng kasalukuyang administrasyon sa diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa China na opisyal namang napagtibay noong panahon ni dating... Yan, yeah, no? Kung may... baka kasi, eto ha, isipin natin ha,
E baka nung panahon pa naman pala ng tatay pa ni Marcos, may secret deal na talaga. O ngayon, may panibago na namang secret deal. O baka yung sinasabi nilang gentleman agreement or secret deal ng Duterte at ng China, eh baka Marcos talaga ang gumawa nun. Baka noon pa, tapos in-extend ulit ngayon. O, malay natin. So, ito. May sayad ka ba, JG Barra? Mali pa i-spell na apelido ko. Walang kwenta vlog mo. Walang kwenta vlog ko, pero nanonood ka. Ina ka? Ha? Wala talang kwenta. Ba't nandito ka? Bubo? Tanga lang? Walang kwenta. Ba't nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Nga? Ay nga, grabe katangahan mo. Grabe ang katangahan mo, pre! Ang bobo mo! Okay. Ganyan mukha ng tukhang sa amin noon. Uy, ba't yun? Ganyan na mo, tukhang. Mas niya yan ang kinakatakutan nila sa Maisugrali. Bakit sinadya at ata pala... malamang, ano pa ba? Malaman ng katotohanan. Kasi kapag sa Maisugrali, guys, lalong nabubuhayan ng taong bayan pag may Maisugrali talaga. Tsaka yun nga, kagaya nga ng sinabi ko nga sa inyo, alam naman natin na marami pa pong hawak na mga alas or mga sikreto itong si Tatay Digong laban niyan kay Marcos. Kaya siguro baka natatakot si Marcos na matuloy ang mga Maisugrali niyan, baka biglang diyan sa isa sa mga Maisugrali ay may lumabas na naman na panibagong baho ni Marcos. Hoy, di ba pwede yun? Tagalit sila eh. Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Jade Calabroso, SM News. Okay. So, kamusta na kayo? Ano po ba ibabalita natin? Wala naman tayong mga bagong balita, tingnan nga natin. Hanap pa tayo, guys, na mga bagong balita. Ano to? Oh, ano tong interview ni Bistak to? Wala ba? Ano to? Tingnan natin. Ano to? Bakit nandito si ano? Vlogger to ng... Sino ba to? Parang si Ramos to. Ano to?